You have to move to my house. Ayoko nandun ka. May bahay ako. Nangungumpahan ka, baby. Hindi sa'yo yun. Lilipat lang ako sa bahay mo kapag may relasyon na tayo. Pero wala tayong label, kaya... Then, let's get married. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, kilig kwento ni Ate Jane, istorya mo at kwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Hindi nyo naman po kailangan magbanat ng buto para makapag-subscribe. Isang pindut lamang po yan, pero ang kapalit nito ay ang tuloy-tuloy na libreng panunood nyo sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Nagwawala sa labas ng dalagang si Taylor. Panay ang ngiti tuwing mapapadaan sa kanyang harapan. Ang naghabo lang, mga ulilang bata gaya niya. Sa kanilang lahat na nakatira sa ampunan, siya lang nasa edad 17. Isang taon na lang ay, makakalabas na siya sa ampunan. May kaunting takot ngunit, may kalakip din na excitement. Sa wakas, mararanasan na rin niyang buhay sa labas. Mararanasan niya rin ang mamuhay sa likod ng mga bakod ng ampunan. Ilang taon nang nakakaraan ang ipadala siya sa ampunan matapos maaksidente ang pamilya niya. Hanggang sa ang ampunan na ang itinuring niyang tahanan. Kaya pakiramdam niya, mamimiss niyang lugar na ito tuwing isipin niyang lilisanin niya na itong balang araw. May bisita raw tayo ngayon, kaya ayusin mo munang Florera sa tanggapan. Animal rin na sumulpot sa garden. Agad namang tumalima si Taylor upang tunguhin ang tanggapan. Agad niyang tinanggal ang natuyong bulaklak doon upang palitan ng bago. Pinalitan niya rin ang tablecloth niyon. Dito po tayo, sir. Boses sa inyong senior nan na siyang madalas nag-entertain sa mga dumarating na bisita. Ibig sabihin ay parating na rito ang bisitang sinasabi ng mga ito. Sakto namang natapos siya ay agad siyang umalis. Nagtungo agad siya sa likod para ipagpatuloy ang ginagawa. Hindi alam ni Taylor kung ilang oras ang dumaan. Si isip niya ay tiyak na sa loob ang tanggapan ng bisita. Matagal ka na ba dito? Biglang sumulpot ang boses ng lalaki sa likuran niya. Muntik siyang mapatalon sa gulat. Napansin ng binatang pagkagulat niya, kaya bahagya itong natawa. I'm sorry, miss. Anito sa sinserong paraan, kita naman niya sa mga mata nito. Napabuntong hininga siya at binalik ang tingin sa lalaki. May hitsura ito at halatang mas matanda ito sa kanya. Nakasuot ito ng office suit. Napaisip ang dalaga. Sino naman kaya ang batang aampunin ng taong ito? Masaya siya sa tuwing may mga bata sa ampunan na magkakaroon ng ituturing na pamilya. Ngunit may bahagi sa kanyang malulungkot din sa ideyang aalis ng batang iyon sa ampunan. Dati, nagtatago siya kapag may mga bisita sa ampunan. Ayaw niyang may makakita sa kanya at baka may isipan pa siyang kunin. Ayaw niyang iwan ang puna na ito, kaya ginagawa niya iyon. Kahit balang araw iiwan niya rin ang lugar na ito. Nakapag-aral ka na ba, miss? Anang lalaki. Tumangoy siya at bahagyang umiti. Opo. Graduate na po ako ng high school. May sariling paaralan kasi ang upunan. Inisponsoran niyo ng mga may kaya sa lugar na ito. Dahil doon, walang ampun doon na hindi nakapag-aral. Balak mo bang mag-college? Walang college na may offer dito. Bumaling ang lalaki sa kanya at bahagyang sumilay ang mag-aang ngiti sa labi. Mapupungay ang mga mata ng lalaki. May dimples, maputi at matikas ang pangangatawan. Paniguradong maraming maghahabol dito. Kung papala rin po, hindi ko po masasabi kasi hindi ko po alam ang magiging buhay ko sa labas ng ampunan na ito. Aniyat na pangiti saka bumaling sa pader ng ampunan. Pero gusto ko po makapag-college. Gusto kong mag-ipon at makapagbigay sa ampunan na ito para kahit papaano ay makabawi man lang ako sa lahat ng kabutihan na binigay ng ampunan na ito sa akin. Ito ang itinuring niyang pamilya, kaya ang una niyang priority kapag nagkapera siya ay babalikan niyang tahanang ito. Tumangot-tango ang lalaki. Gusto kang ganyang ugali. Napanganga siya at binalingan ng lalaki. Nang mapansin ang lalaki nakatingin siya ay bumaling naman ito sa kanya. Gusto ko yung mga taong marunong tumanaw ng utang na loob. Dugtong nito. Namula siya at napayuko saka napangiti ng kimi. Isa sa typical na ugali niya iyon. Iyong bumalik sa lugar na pinanggalingan niya at ibalik ang anumang natanggap niya. Hindi niya lubos sa kalaing mapupuri siya dahil lang sa ganung ugali.
marami pa silang napag-usapan ng lalaki na ikwento nito kung gaano ito kapagod sa trabaho. Pero nagagawa pa nito magtungo sa mga orphanage gaya ng kanila. Natutuwa siyang marinig na tumutulong ito sa mga batang ulila para makapag-aral. Mabuting taong nasa harapan niya. Nakakatuwang may nakasalumuha siyang ganitong tao. Nag-usap ulit sila ng lalaki at ang madring superior nila. Kita niyang close na close ang lalaki sa superior. Magilo talaga ito sa mga taong nakapaligid dito. Mga bandang hapon nung tumulong naman siya sa kusina para sa hapunan nilang lahat. Kaya lang isang madre ulit ang lumapit sa kanya. Pinapatawag ka ni mother. Ani madre na may ngiti sa labi. Nagtataka na sumunod siya sa madre at nagtungo sa tanggapan. Nakangiti naman ang superior na maabutan siya. Kinakaban siya dahil nakikitang nakabalate ng emosyon sa mukha ng mga madre na nandoon. Umupo ka anak. Mahina ang sambit ng superyong madre. Nag-alangan siyang umupo kaharap nito. 18 ka na sa susunod na buwan, diba? Panimula nito. Nagugulan siyang tumango. Opo. Alam kong nahihirapan kang iwan ang ampunan na ito. Ramdam kong gustong-gusto mong manatili rito. Kahit kami. Ayaw naming umalis ka pa rito. Napalunok siya sa sunod-sunod na sinabi ng superior. Tila alam niya ang topic na pinag-uusapan nila. Pero gusto kong humayo ka, Taylor, anak. Karapatan mong mamuhay sa labas nitong mga bakod ng ampunan. Gusto kong malaman mo kung gaano kalaki ang mundo sa labas. Kung gusto mong bumalik, bukas ang tahanan ito para sa'yo. Hindi ito magsasara sa iyo, anak. Kahit kailan mo gusto. Sumilay ang mag-angiti sa labi ng superior. Hinawakan nito ang kamay niya. At may dumating na taong gustong kumukupo sa'yo. Tila hulog iyon ng langit. Kung kailan ka aalis ay, saka siya dumating. Pagkatapos ng pag-uusap nila ng superior, ay tulala at umiiyak siyang lumabas ng tanggapan. Hintayin niyang mag-18 ka muna at magawa mong birthday mo dito sa ampunan bago kanya sunduin. Gusto ko rin na kahit papaano ay, dito ka mag-birthday bago ulisanin ang lugar na ito. Iyon ang huling sinabi ng superior. Tinanong siya ng superior kung ayos lang sa kanya ang gusto ni Mr. Alvaro na ito ang kukup-kup sa kanya kapag nakalabas na siya ng ampunan. Pumayag siya doon, pukali yun sa loob niya. Pero hindi siya papayag na basta-basta na lang makikitira sa poder ng taong iyon. Magtatrabaho siya sa abot ang kanyang makakaya upang masuklian ang kabaitan nito. Katulad lang din sa ampunan. Masayang nasagawa ang kaarawan sa ampunan. Kahit naiiyak ay, pinilit niyang maging masaya sa huling araw na iyon. Lahat ng mga batang napalapit sa kanya ay niyakap niya at nilalambing niya. Ayaw niyang pag-usapan ng tungkol sa pag-alis niya. Kung maaari ay walang makaalam kahit isa man lang sa mga batang nandoon. Ayaw niyang makitang malungkot ang mga ito sa pag-alis niya. Kaya nung handa na siyang umalis ay sinadya niya ang mga bandang 3 AM para siguradong tulog ang mga bata. Mag-ingat ka doon. Bisitahin mo kami minsan. Ani isang junior nan at niyakap siya ng mahigpit. Huwag papaligaw agad, naku. Ani isa pang senior na madre na sinabayan pa siya ng kurot sa tagiliran. Itong mga madre dito, parang pamilya, kapatid at kaibigan niya na. Kaya maraming umiyak. Sumakay siya sa kotseng naghihintay sa kanya sa labas ng gate. At hindi niya magawang lingunin ng mga madring kumakaway pa rin sa papalayong sasakyan. Umiyak siya sa loob ng sasakyan. Nahirapan pa rin ang damdamin niya sa paglisan niyang ito. Nakakamanga ang mga gusali sa labas. Dati, ampunan, palengke, at simbahan lang siya. Ngayon, nakaabot na siya sa bantang ito ng syudad. At mas nakakamanghay ang napakalaking bahay ni Mr. Alvaro. May malaking gate na kusang nagbubukas at malaking mansyon na napapalibutan ng malalaking pine trees na halatang sadyang tinanim sa paligid. Nasa opisina po siya. Ikaw pong hinihintay niya. Isang babae na ka-formal attire ang sumalubong sa kanya na hula niya ay patanda lang sa kanya ng 2 taong gulang. Tumungo siya at ngumiti sa kasumunod dito. Ginigiya siya nito tungo sa opisina ni Mr. Alvaro. Naabutan niyang lalaking naka-office suit na nakaharap sa glass wall at tila may iniisip na malalim. Matangkad ito at pamilyar sa kanyang tindig. Sir, nandito na po si Miss Asuncion. Imporma ng babae. At nang humarap ang lalaki, namilog ang mga mata niya nang makilala ito. Itong lalaki na kausap niya sa ampunan, yung lalaking nagdo-donate sa kahit saang orphanage.
Kumiti ito at agad lumabas ng dimple. "Good morning, Miss Asuncion." Napalunok siya at napakurap-kurap ng matauhan. Opo, good morning din po." Tumawa ito sa naging reaction niya. Kinakaramdam siya ng hiya. Halata naman kasing nataranta siya. "Please, leave us, Andy. Thank you." Aninang binata sa assistant saka bumaling din agad ito sa kanya. "I'm Vince Alvaro. You can call me Vince." Nag-abot ng kamay ang binata sa kanya. Dali-dali niya agad iyong tinanggap na animo, mapapagligtan siya kapag di niya agad nagawa ang gusto nitong ipagawa. "Well, take our breakfast first. Dito na tayo kumain habang nag-uusap tayo sa mga papers mo." Offer ni Vince. "Busog pa po ako. Kumain ako ng maaga sa ampunan." Bumuntong hininga si Vince. "Huwag mo na akong ituring na iba. I heard, gusto mong maging katulong. Ayoko sana pabigyan, pero sabi ni Mother, matigas daw talagang ulo mo." Bahagya itong natawa ng tila na aliw sa ideyang may katigasan ng ulo niya. Kaya lang sa party niya, nahiya siyang marinig ang negative side niya mula sa bibig ng binata. "Pasensya na po, pero ayoko pong makikita rito ng libre. Ayoko pong mag-take advantage sa kabaitan niyo, kaya gusto kong manilbihan kapalit ng pagtira ko rito." Pagpapaliwanag niya. Light ang aura ni Vince. Hindi ka magdadalawang isip kapag ito ang harap. Madali itong pakisamahan at isa pa'y galante rin. Pinagbigyan ni Vince si Taylor na manilbihan. Gusto ng dalaga na magsimula sa baba. Kaya si Taylor ang naging assistant ng cook ni Vince. Nagkaroon agad ng mga bagong kakilalang dalaga. Dahil katulad ni Vince, approachable din si Taylor. Mga bandang alas tres ng madaling araw, naalimpungatan si Taylor nang yugyugin siya ni Aling Uni. "Iha, gising." Kinusot niya ang mga mata nang bumangon. Nakabi si Aling Uni. Nakakapagtaka dahil magbibiyas lang ito ng ganun kapag may bibilihin sa palengke. "Mamamalingki tayo ngayon. Samahan mo ako. Marami tayong bibilihin ngayon." Bungad ni Aling Uni. Pupungas-bungas na nagbilis si Taylor at medyo inaantok pa nang magtungo sa pickup na pinapagamit ni Vince sa mga tauhan nito. "Bakit po pala ang aga?" Aniyang humikap pa. Natatawa si Manong Waldo na nakaupo sa driver's seat. "Pinulabog ka na naman itong sa Uning? Ikaw talaga, Uni. Naku, bakit kasi ayaw mo tayo na lang dalawang mamalengke ngayon? Kaya naman nating tayong dalawa lang." Sabay sunod sa tagiliran ng 40 anyos na si Uni. "Kilabutan ka nga, Waldo. Anong pinagsasabi mong tayong dalawa lang?" Nagsnub si Aling Uni. Narinig ni Taylor na matagal nang naliligaw si Juan ng Waldo sa matandang dalagang si Aling Uni. Minsan kinikilig na lang siya sa dalawang ito. Dahil kahit sobrang sungit ni Aling Uni, nagagawa pa rin lambigin ni Manong Waldo. "Umuwi kasi ang kababata ni Sir Vince. Kagabi lang tumawag yung kababata ni Sir. Tapos sinabing gusto niyong tumag-party sa bahay ni Sir kaya..." "Yung babaitang yun? Asungo talaga yun. Feeling era rin. Akala mo kung sino? Bakit sa bahay pa ni Sir siya magkakalat? Eh pwede namang gawin yun sa kanila. Mas marami naman siyang katulong doon kumpara kina Sir Vince." Singit ni Aling Uni. Kakauwing araw, kaya magpapa-welcome party." Mahinaong sambit ni Manong Waldo. "Edi doon siya sa kanila, hindi yung tayong tatawagan dito na parang kung sino. Siya bang nagpapasahod sa atin? Si Service, di ba? Hindi siya." Napapailing na lang si Taylor dahil sa pagbubungangan ni Aling Uni hanggang sa palengke. Importante kay Vince ang kababata nito. Spoiled din daw kay Vince, kaya feeling free to kung anong gustong gawin nito sa mga property ni Vince. Kung masaya si Vince para sa babaeng iyon, magiging masaya na lang din siya. Susuportahan nila ang kanilang amo sa kahit anong gustuhin nito. Masaya siyang tinutulungan si Aling Uni sa mga pinamili nito. Ang haba-haba pa ng listahan na dala nito, lalo na dahil, sabi ay, mapili rin daw sa pagkain ng kababatang iyon ni Vince. Habang abala sila sa kusina sa umagang iyon, ay abala rin ang mga organizer sa pool. Nandiyan ang mga gagawa ng decorations. Panay rin ang asikaso ng dalagang si Taylor sa matauhan na nag-asikaso sa pool. "Madam, isang tili ng bakla ang pumailan lang sa may pool." Ang head organizer pala, isang babaeng matangkad na balingkinitan, hindi makapalang makeup sa mukha, at litaw na litaw ang ganda. Unang tingin mo dito ay alam mo agad na anak mayaman ito. Sobrang ganda rin ito, at mapanghalata ang may lahing banyaga dahil sa tangos ng ilong, hulma ng mukha at kulay ng balat.
Lumapit ang head organizer sa magandang babae. May pinakita sa loob ng folder ang baklang organizer. Andiyan na palang buruang ang Francine na yan. Mataray na sabi ni Aling Uni na may dala-dala pang sandok. Nagulat pa ako nang biglang hinila na Aling Uni ang damit ko pabalik sa kusina. Halika na. Ayoko madamay ka pa sa artya ng Francine na yan. Baka di ako makapagpigil. Makalmot ko pa. Pinunta lang pala siya ni Aling Uni doon sa pool para pabalikin sa kusina. Iritadong-iritadong may edad sa pagmumukha ni Francine at hindi niya alam ang dahilan. Napagtanto ni Taylor na sobrang ganda pala nang nakababata ni Sir Vince nila. Sa isip-isip niya, bagay na bagay ang dalawa. Gwapo si Sir Vince at maganda si Francine. Kinagabihan ay, nagsidatingan ng mga tao sa bahay. Kaliwat kanan na rin ang paglalakad ng mga waiter na kinuha rin ni Francine para sa welcome party na yon. May mga modelo, anak ng negosyante, anak ng politiko ang dumalo sa party. Hindi nangiming ibalandra ng ibang nasa party ang mga katawan since it's a pool party. Namamangas si Taylor habang tinitingnan sa malayo ang nagsasayahang mga tao. Huwag na huwag kang lumapit sa pool. Kung gusto mong manood, sa malayo lang. Hindi tayo pwede doon. Ang importante, tapos ng trabaho natin at pwede na tayo magpahinga. Gawin mo ang gusto mo maliban sa lumapit sa pool. Paalala iyon ni Aling Uni. Ramdam niyang iniingatan lang siya nito. Ayaw nitong masangkot siya sa anumang gulo ng mga mayayamang ito. Alam niyang limitasyon niya. Alam niya kung saan siya lulugar. Masaya siyang tingnan ng mga ito sa malayo. Wala rin naman siyang ibang gagawin. Minsan nagpapahiram sa Aling Uni sa keypad nitong phone. Kaya nagagawa niyang maglaro ng Snake Zenza. Kaya lang ngayon, tulog ng maedad na babae. Hindi rin siya makatulog kaya mas mabuting magtungo sa garden para tumambay. Na-enjoy niya rin ang pwestong iyon. Hindi makapal ang ulap sa gabing iyon. Kaya tanaw niya mula sa kinaupuan ang mga bituin. Isang saglit ay narinig niyang familiar na tao mula sa malayo. Napalingon siya sa bandang pool. Natanaw niya mula sa kinaupuan si Vince. Yakap-yakap na ni Francine sa bewa. Kita ang saya-saya ni Vince. Napangiti siya. Masaya siyang nakikitang ganun kasiyang binata. Sa isip niya, siguro miss na nito si Francine. Sa kabilang banda, napapangiti si Vince habang halos ayaw siyang bitawan ni Francine kanina. Nalasing na ito kalaunan kaya hinatid niya sa guest room ang dalaga at ipinaasikaso sa mga katulong. Kaya lang pagdaan ni Vince sa silid nila, Aling Unyay. Hindi niya nakita sa maid's quarter ang dalagang si Taylor. Napakunot ang noo niya. Oh, sir. Isa sa katulong nakapansin sa kanyang nakatayo sa harap ng pinto nang tulugan ng mga katulong. Si Taylor, hindi niyo siya kasama? Agad na naging tanong ni Vince. Wala siyang kailangan sa dalaga pero hinahanap niya ito. Tumabas kanina, sir. Hindi raw makatulog. Tiyak. Nasa paligid lang yun, sir. Babalik din agad iyon maya-maya. Sagot ng katulong. Nagtagis ang bagang ni Vince nang maalalang nasa pulang mga kaibigan ni Francine. Karamihan na yung mga lalaki. At paniguradong, lasing na dahil malalim na ang gabi. May kailangan kayo, sir? Nagtatakang usisa ng katulong, lalo pa't nakapaskil sa mukha ng binatang pag-aalala. Hindi na sinagot ang binatang tanong ng katulong at agad na bumaba. Humihingal pa si Vince nang marating ang guardian sa likod. At imbis na gulong abutan niya ay, si Taylor na payapang naghaham sa gitna ng gabi nang abutan niya. Nakaupo ang dalaga sa bakal na upuan ng guardian at nakatingala sa langit. Hindi siya nito napansin. Kaya nang umupo siya sa upuan katabi nito ay nagulat na naman ito. Parati na lang itong nagugulat katulad nung una nilang magkita sa ampunan. Grabe ka, sir. Hindi mo mula ako sinabihan. Reklamo ng dalaga. Kung dati, nihiya pa ito. Ngayon ay confident na itong makipag-usap sa kanya. Natatawa siyang pinagmasdan ito. Hindi matanggal si Taylor gaya ng kababata niyang si Francine. Bata pa at inosente ang aura ni Taylor. Totoo rin namang inosente talagang babae kaya nga nakaramdam siya ng takot nung nalaman niyang nasa labas pang babae. Hindi ito namulat sa kakaibang buhay sa labas. Ang ampunan ay nakapwesto sa tagong lugar na mahirap puntahan. Isang maliit na probinsya ang kinalakihan ng babae. Mas mulat ito sa banal na buhay. Masasabi ni Vince na kakaiba talaga si Taylor. Tila isa itong bagay na mababasag kapag hindi mo ingatan ng maayos. Masaya nagkwento ang dalaga kay Vince. Lahat ng harutan ni Manong Waldo at Aling Uni ay masaya nitong ikwento sa kanya. Naaliw siyang pakinggan ang mga kwento ng dalaga. Kahit papaano, nakikita niyang naging masaya naman pala ito sa naging buhay nito sa poder niya. Unang kita niya kay Taylor, maganagan ang loob niya sa dalaga.
Siguro dahil sa pagiging vocal nito at hindi nagtatago ng sekreto. Idagdag mo pang madaldal at mabuti ang puso. Walang bahid ng dilim ang katauhan ng babae sa kabila ng mga pinagdaanan nito sa buhay. Tulog na po ako. Ani ng dalaga kalaunan. Napadami yata ang daldal ko. Napakamot ang dalaga sa batok. Okay, good night, Taylor. Tugon niya sa babae. Ngumiti lang ang dalaga at tumango. Nang tuluyan na makaalis ang dalagay, napangiti si Vince nang maalalang ipinangako sa Mother Superior. I want to help you achieve your dreams, whatever they may be. Bulong niya sa sarili. Hindi niya bibiguin ang dalaga at ang mga taong nagtiwalang maging maayos sa kanyang poder ang babae. Linggo ng umagay, hindi inasahan ng lahat ang pagdating ng mama ni Vince. Kakaiba ang aura kaysa sa aura ng anak na si Vince. Si Madam Claudia Alvaro ay isang anak ng kilalang negosyante. Spoiled ito kahit noong pakasalan nito ang ama ni Vince na si Alberto Alvaro. Nagmana si Vince sa ama. Maging sa ugali na ipinagpasalamat ng mga tauhan ni Vince. Andiyan ang mga bruha. Bubulong-bulong na naman si Aling Uni. Nakasunod sa mama ni Vince si Francine. Terno pa ang bags ng dalawa nang dumating. Natagalan kami dahil dumaan pa kami sa salon. Asan ba si Vince? Nagsasalita ang si Madam Claudia. Halatang si Francine ang kausap. I just texted him, Tita Mommy. Pero wala pa siyang reply. Mababasa niya rin naman iyon eh. Ani Francine sabay nguso. Oh gosh. Lalaki ang force ko sa batang iyon. I just told him kagabi na mag-ready na siya. At may lakad tayo. Kailangan niyang sumama. Ano na lang sasabihin ng mga amiga ko doon? Kung mag-isa ka lang at wala si Vince. Nagbubunganga ng mama ni Vince. Ilang saglit ay pumalakpak sa ere ang mama ni Vince at agad na lumapit ang ibang katulong. Give me tea with honey. Iyon ang utos ni Claudia. Tita Mommy, can you please ask Vince na sama niya rin ako sa Palawan? Wala talaga siyang time sa akin. Puro na lang siya trabaho. Next month, babalik na akong London. I have gigs. Ayaw kong mamiss na ang mga iyon. Minsan na lang akong umuwi eh. Tunog nagtatampo si Francine. Sure, honey. Papagalitan ko iyon. Dapat mas unahin kanya kaysa sa trabaho niya. Oh gosh. Manang-mana talaga siya kay Alberto. Eksaheradang napahilot sa sentido ang ginaw. Napapaikot ang eyeball ni Aling Uni sa mga kaartihan ng dalawang babae sa sala. Natatawa na lang si Taylor nang dumating si Aling Uni sa kusina nang umingiwingiwi pa. Bitbit ni Taylor ang tray ng dalawang teacup at teapot. Ipinasa sa kanya ng kasamang katulong ang trabaho nito. Ingat ka doon, mga filingera pa man din iyon. Paalala ni Aling Uni. Bahagya siyang ngumiti bago tumuloy. Sanay na siya sa pagsiserve. Siyang parating nautusan sa ampunan kapag may bisita. Maayos ang pasiserve niya. Kaya lang magalaw si Francine habang nagkukwento kay Madam Claudia kaya nasagi ang tray. Mainit ang laman ng teapot at tumapon niya sa braso niya. Oh my God! Bulalas ni Madam Claudia. Unti lang ang napunta kay Francine. Mas maraming nabuhos sa kanya. Pero ang iyak ng iyak ay si Francine. Paano nang gig ko next month? May photoshoot ako. Tapos ganito. Umiyak na bulalas ni Francine. Go get the car faster. Ani Madam Claudia. Tapos ay patuloy ang pag-alo ng mga ito kay Francine na umiiyak. Kumuyo ang kamay niya nang maramdaman ng pananakit ang braso niya. May malaki siyang paso sa braso pero wala siyang pakialam. Kinakaban siya. Hindi niya alam kung anong gagawin. Paano kung pagalitan siya ni Sir Vince? Sinisisi niya ang sarili niya. Huwag kang mag-alala. Nakita namin iyon. Alam namin kung sino may kasalanan. Ani ni Aling Uni sa kanya. Ito agad ang lumapit sa kanya para gamutin ang paso niya sa braso. Sisingsisi din si Aling Uni kung bakit hinayaan niya itong mag-serve sa dalawang bruha. Pero natakot pa rin siya. Lalo na ang talim ng tingin na iniwan ni Madam Claudia sa kanya bago ito sumunod sa mga taong umalalay kay Francine. Ang OA ha, natalsikan lang naman. Akala mo kung napano. Bubulong-bulong pa rin si Aling Uni. Hindi siya mapakali. Nabalitaan nilang kinagabihan nagpunta si Vince sa ospital. Kaya lang tumawag ito sa bahay. Nandito po si Taylor. Opo, opo. Tumangot ang isang katulong habang kausap si Vince sa kabilang linya. Mas lalo siyang kinabahan kung ano-anong naisip niya. Anong gagawin ni Vince sa kanya? Sasaktan kaya siya? Papalayasin? Saan siya pupunta kapag nangyari iyon? Wala na siyang ibang mapuntahan.
mas lalo lang siyang napaiyak sa ideyang iyon. Mga bandang 9 PM nang makauwi si Vince. Mabibilis ang mahakbang ng binata na pumasok sa bahay. Kinakaban si Naaling Uni nang makita ang mga kilos ni Vince. Si Taylor, sa lubong ni Vince. Nasa silid po. Wala sa sariling sagot ng isa sa katulong. Nakapagpaliwanag ni sa Aling Uni kay Vince sa phone. Hindi naman papayag si Aling Uni na madiin si Taylor. Samantalang wala namang kasalanan iyong dalaga. Agad nagsisunod ang mga katulong upang makiusyoso. Ina-expect ng lahat na may mangyayaring masama sa pagitan ni Vince at ni Taylor. Kinakaban ng lahat habang paakyat. Pero natigilan na lang lahat na maabutan nila ang kanilang Sir Vince na nakaludat. Pinapahiran ang luha ng dalaga. Napasingap ang lahat sa nakita. Napaiyak si Taylor sa gulat at takot nang pumasok si Vince sa maid's quarter. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Hindi niya alam kung paano niya sasaluin ang galit ng lalaki. Ayos lang sa kanya kung palayasin siya. Ang hindi niya lang kaya ay kapag sasalubungin siya ng galit nitong mga mata. Si Francine iyon, kababata nito. Kumpara sa kanya, mas importante si Francine. Mas matagal ang mga itong nagkasama kaysa sa kanya. At may gig si Francine. Nasira niyang balat ng babae. Nasira niyang image ng babae. Sir, sorry. Natigilan siya ng imbis na pagilitan siya ay lumuhod si Vince. Agad nitong tininan ang braso niya. Narinig niyang mahina nitong mga mura. Bakit pati siya hindi niyo dinala sa ospital? Napakalakas ang boses ni Vince nang balingan ang makatulong na nakiusyoso. Napatulala si Taylor. Bakit imbis na magalit sa kanya ay tila nagalit pa ito sa katulong doon? Napamaang ang lahat. Hindi agad nakapagsalita. Kasi po naggamot niya siya. Pero malaki ang paso niya kaya ganyan ang... Ilabas niyang sasakyan ko. Dadali natin siya sa ospital. Putol ni Vince sa paliwanag ng isang katulong. Cover ni Vince lahat ng gasto sa ospital. Nababahala si Taylor dahil nung umuwi siya. Hindi siya pinagtrabaho. Narinig pa niyang gustong magtungo ni Mrs. Alvaro sa bahay ni Vince. Pero hindi pinayagan ni Vince. Hep, hep, bumalik ka dyan. Naabutan siya ni Aling Uni na tatayo sana para bumaba. Isa sa ayaw niya, yung pinagsisilbihan siya. Buong buhay niya, siyang nagsisilbi sa mga taong nakapaligid sa kanya. Kaya hindi siya sanay sa ganito. Sa baba sana ako kakain. Nabitin ang sasabihin niya nang ilapag ni Aling Uni ang tray sa side table ng kama. Gusto mong magalit sa amin, sir? Nakangisi na asar nito. Napapansin ng lahat ang mga kilos ni Vince nung may mangyaring masama kay Taylor. Hindi na sinabi ni Aling Uni na binilinan pa ni Vince ang mga katulong na parating i-check ang sitwasyon ni Taylor sa loob ng silid. Hindi naman ganun si Vince sa ibang mga katulong. Kapag may nangyaring masama sa ibang katulong nito ay nagbibigay lang ito ng pera pang gastos. Isa at dalawang beses lang itong mangungusta. Pero pagdating kay Taylor, umaga, tanghali at gabi ay tumatawag ang binata sa bahay para itanong ang sitwasyon ng dalaga. Hala, kumain ka na. Magpagaling ka. At nang hindi kami parating nakakatanggap ng tawag mula kay Sir. Natatawang tura na Aling Uni. Po? Kunot nung usisa niya. Hindi niya masyadong narinig ang sinabi ni Aling Uni. Hay nako, wala. Napapailing si Aling Uni. Nakikita ng babae na abot langit ang pagiging manhid nitong si Taylor. Bumawi si Taylor nang dumating ang araw na tuluyan na siyang gumaling. Isang buwan din siya nakulong sa silid at walang ibang pwedeng gawin kundi ang titigan ang orasan. Pakiramdam ni Taylor ay para siyang ibon na nakawala sa hawla. Sa day off natin, sama ka sa amin ha? Yaya ng mga katulong na kasama ni Taylor. Nag-aalangan ng dalaga, lalo pa't wala naman siyang pera na dala. Anong magiging ambag niya? Baka maging pabigat pa siya. Titingnan ko pa Clarita. Ano yan na medyo alanganin? Huwag kang mag-alala. Libre ka na namin. Sao naman namin iyon eh. Alanganin siya ngumiti. Mababang porsyentong makakasama siya. Ayon namang sasama lang siya nang walang kahit konting ambag. Hanggang sa dumating ang hapon ay laman pa rin sa isipan ni Taylor ang sinabi ng mga katrabaho. Ayaw niyang tumanggi. Pero ayaw rin naman niyang sumama na walang dala. Napilitan siyang halukatin ang mga gamit niya. Nakita niyang lumang lata na lagay ng biskuit. Kapag may importante siyang gamit na maliliit ay nilalagay niya doon. Isang lumang pitakang kinuha niya mula sa lagayan. Ilang taon niyang tinago-tago iyon. Iniisip niyang balang araw kakailanganin niya rin iyon. At ngayon ang tamang panahon na iyon. Inilabas niya sa pitakang 400. Pero nagulat na lang siya nang biglang binaghagis ng 1,000.
sa lata niyang lagayan. Gulat na napatingala siya. Si Aling Uni palang may gawa. Kulang iyang 400 mo. Ano yun? Maglalakad ka lang pa uwi? Kailangan mong mag-enjoy kaya idagdag mo yung 1,000. Sabay upo ni Aling Uni sa kama para magtupi ng mga damit nito. Pero wala pa akong pambayad. Bayarin mo ako kapag nagkapera ka na. Hindi naman habang buhay kang mananatili sa mansyon na ito at magpapakaalipin balang araw. Maghanap ka rin ng trabaho na sasahod ka. At kapag nangyari iyon, doon mo na ako bayaran. Ani Aling Uni habang seryoso sa ginagawa. Salamat. Paos niyang sabi. Ginantihan lang siya ng tipid ng ngiti ng babae. Sa bahay na iyon, si Aling Uni ang parating nandyan kapag kailangan niya. Unang kita niya sa babae, natakot siya dito dahil mukha itong maldita. At idagdag mo pa na parati itong nakipagbangayan kay Manong Waldo. Pero kalaunan ay, nalaman niyang hindi naman pala talaga ito gaanong nakakatakot. Sabado ng hapon, ang pinakahintay nilang day off. Sa kanilang tatlo, si Taylor lang ang nakamaong at simpleng t-shirt na puti. Niwala itong ibang dala maliban sa pitaka at perang laman niyon. Habang todo pagpapaganda ang dalawang kasama. Itry mo to, galing sa mall. Magbabar hopping din tayo kaya hindi pwedeng ganyan lang ang suot mo. Sesyon ng kasama sa baybato ng dress na ipapasuot sa kanya. Napatingin siya sa damit. Ayos lang ang haba, hindi masyadong maikli. Hindi rin masyadong mahaba. Avabda nilang iyon na kulay cream. First time niyang susuot ng ganon kaya hindi niya alam kung magiging komportable siya. Pero trinay niya pa rin. Nang masuot niya ay nasagwaan siya lalo pa't doon niya narealize na kita ang cleavage niya. Narealize niyang malaki talagang puwetan at balakang at dibdib niya. Ngayon niya lang napagtanto na magsuot siya ng fit na damit. Hala, grabe siya. Labas na dyan, uy. Titingnan namin. Nakatulog ka na ba dyan? Bulalas kasabay ng tawa na yung dalawa sa labas. Oo, saglit lang. Hinila niyang dulo ng damit pero bumabalik pa rin ang ikli niyon. Akala pa man din niya, hindi ganong maikli iyon. Mahaba iyon para sa dalawang kasama niya pero para sa first timer magsuot ng ganong tulad niya. Maikli talaga yon. Oh, ang galing. Ang laki ng puwet. Pwede pang twerk. Kinampas pa ng pabiro ni Clarita ang puwetan niya. Napanganga rin si Jane. Mas lalo tuloy siyang nailang. Naisip niya ng hubarin ngayon at huwag na lang sumama pero paniguradong hindi papayag itong dalawa. Hoy, umayos-ayos ka ha. Maria Clara ay yung kasama niyo. Pag hinahinay kayo sa makilos niyo. Humabol pa sa pagpapaalala sa Aling Uni nang pinatutungkulan na Maria Clara ay siya. Opo, isi-isi lang naman. Bibinyagan lang namin ngayon. Naghagalpakan pang dalawa. Nakamuntikan pang masapok ni Aling Uni. Napatawa na lang siya sa kalokohan ng mga kasama. Bumuntong hininga siya. Gaya nga ng samin ni Mother Superior sa kumbento. Humayo siya. Karapatan niyang magpakasaya sa buhay. Bata pa siya. At marami pa siyang kailangan matutunan upang bumagay sa mundong ginagalawan. Sumigaw si Jane at tinaas ang beer na hawak. Sumabay sa tugtog ang indayong katawan ng dalawa. Tanaw ni Taylor ang dalawa sa dance floor. Ngunit mas pinili niyang manatili sa upuan kaysa makasabay sa dalawang nagsiyawang sa gitna ng maraming tao. Inanyayahan siya ng dalawang sumali doon pero hindi siya nagpadala. Hi, are you with someone? Isang matangkad na lalaking huminto sa table nilang magkakaibigan. May bitbit itong beer at mukhang may tama na ng alak. Bahagya siyang umiti at tumango. Opo, meron pa akong kasama. Sumasayaw lang sila. Tinuro niyang kasamang nasa dance floor. Pero imbis na umalis ang lalaki ay bigla itong nakiupo sa table nila. Namilog ang mata niya. Agad na alarma. Inusog pa ng lalaki ang upuan nito palapit sa kanya. Ngunit ang akmang uusog siya palayway. Hinuli ng lalaki ang kanyang kamay. Nagulat siya at hinila ang kamay pero mahigpit nitong hawak iyon. Bago ka lang ba dito? Anito sa kangumisi. Ngayon lang kasi kita nakita. Oo. Bago nga lang ako. Alanganin siyang umiti sabay hila sa kamay. Inaasahang bibitawan na nito, pero ayaw pa rin itong bitawan. Tumayo ka dyan. Isang boses na familiar sa kanya ang biglang pumainlan lang. Nang lingunin niya ay nalaman niyang si Vince pala. Bumaling ang lalaki sa kanya at umigting ang panga nito. Napalunok siya at nakaramdam ng kaba. Tila sinasabi ng mata nitong malalago siya dito mamaya. Akmang magsasalita pa ang lalaki ng kwelyo nito ni Vince at sa pilitang itayo.
Tinulak ito ng binata kaya sumusob ito sa sahig. Gago ka ba? Akmang tatayo pa sana ang iyong lalaki para sugurin si Vince. Pero may kamay na humila sa buhok ng lalaki. Napadaig ito sa sakit at bumungad ang eritadong mukha ni Clarita. Patangkad si Clarita kaya dinudungawan lang nito ang lalaking lasing. Sorry, bawal sumuntok sa sir namin. Baka mawalan pa kami ng bonus kapag hinayaan namin. Tumamang kamumo sa kanya. Ani Clarita sabay hampas sa bote sa ulo ng lalaki na agad-agad ni himatay. Nauna na sina Vince at Taylor sa entrada ng bar. Palabas ng dalagang samantalang naigon pa sa loob si Clarita at Jane. Napaupo sa sahig dahil sa inindang sakit sa gitnang bahagi ng hita ng lalaking kaibigan ng hinampas ni Clarita ang bote sa ulo. Binigyan pa ni Jane ng isang suntok sa ngusong lalaki kaya napahiga ito sa sahig. Tapos magkasabay na umiyak ang dalawa para magdrama. Hinipuan kami ng dalawang lalaking to. Wala kaming nagawa kundi ang labanan sila. Nagpapaawa sila sa bouncer na agad naman silang pinaniwalaan. Sa kabilang banda ay tahimik na minaneho ni Vince ang sasakyan pa uwi. Kalas ang necktie ng lalaki, medyo magulo pa ang buhok. Halatang hindi pa nakapagbihis bago sumugod sa bar. Sorry po, hindi na po ako nakapagpaalam. Nakalimutan ko lang po kanina. Nakayuko niyang sambit. Kapag may lakad kayo at sasama ka, you have to inform me para hindi ako parang baliw na. Hindi na natuloy ni Vince ang sasabihin ng may ma-realize. May karapatan siyang magalit sa dalaga. Pero parang wala yata siyang karapatang mabaliw kakahanap dito na parang mamamatay ito kapag wala siya sa tabi nito. Kasama naman ito sina Jane at maasahan ng dalawang katulong niyang iyon. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit alalang-alala siya ng ganito ngayon. Sorry po, magpapaalam na po ako sa susunod. Hindi na tumugon si Vince sa sinabi ng dalaga. Dahil sa pagod ay hindi na kumain ng hapunan si Vince at diretso nang natulog. Nakaramdam ng guilt sa Taylor. Kaya kinabukasan ay maagang gumising ang dalaga para dalhan ang pagkain ng lalaki. Nakailang katok siya sa silid nito pero walang sumasagot. Nagtungo rin siya sa opisina ng lalaki. Wala rin doon si Vince. Kaya bumalik na lang siya sa kwarto at tahimik na inilapag ang nilutong pagkain. Mga bandang 9 AM nang dumating si Vince. Kaya lang sa mga oras na ito ay may kasama ito. Kasama nito si Francine. Nakangiti si Francine na nakayakap sa braso ni Vince. Sa kanya naintindihan kung bakit wala si Vince sa silid nito. Maaga itong nagpunta kay Francine. O baka nga doon ito nakatulog kaya maagang wala sa kwarto nito. Hindi alam ni Taylor kung bakit parang may konting kurot sa dibdib niya dahil sa ideyang iyon. Hindi naman siya ganito tuwing nakikita niyang magkasama ang dalawa. Ang totoo, pati siya ay kinikilig kapag magkasama ang dalawa noon. Kaya bakit iba na ngayon? Dagdaan pang ilang araw na parating kasama ni Vince Francine sa mansyon. Napapansin iyon ng lahat, lalo na ni Taylor. May 4 na gabing nakikitulog si Vince sa condo unit ni Francine. Magkasamang dalawa, nang sila lang sa isang condo. Nangyari iyon bago ang flight ni Francine pabalik na naman ng London. Hula ng lahat, nagkakaigihan sina France at Vince. Sa loob ng mga araw na hindi nagpapakita si Vince sa bahay ay kinilala naman ni Taylor ang kakaibang nararamdaman na namu sa dibdib. Ngunit hindi pa rin nagbago ng magdaan ng ilang araw. Nang magpakita si Vince sa bahay ay pinatawag siya nito. Nagulat siya nang iyon ang bumungad sa kanya isang umaga. Pagbukas niya ng pinto ng office nito, kita niyang mukhang maayos naman si Vince. Kaya lang, at medyo cold ito sa kanya na hindi niya maintindihan. Gaya ng pinangako ko sa mother superior niyo, pag-aralin kita sa college, next month enrollment na, kailangan mo magpalista na. Nagulat siya sa ulang kabuhay-buhay na balita ni Vince sa kanya, pero dahil sa laman ng balitang iyon ay, tila nagkabuhay iyon. Siya makakapag-college na, matutubad ng pangarap niya. Salamat po. Nakangiting sambit niya, tanging lamig lang sa mga mata ni Vince ang naging tugon nito sa kanya. Tsaka binalik nito ang tingin sa ginagawa na parang walang nangyari. Imbis na isipin ang matrata ni Vince sa kanya ay nag-focus siya sa pag-aaral niya. At habang nag-aaral siya sa college ay siya na magdagpunta si Vince sa London. Iyon ang lugar kung nasan si Francine. Ba't akala ko ba nasibak na to? Tsaka pinag-aral pa talaga? Bulalas ni Mrs. Alvaro. Isang umaga nagtungo si Madam Claudia sa mansion ni Vince upang i-check ang bahay ng anak at malaman ang kaganapan sa bahay. Iyon pong pangako ni Sir Vince sa Mother Superior ng kumbento nung sinabi ni Sir na kukupkupin ni Sir si Taylor, Madam.
Si Aling Uni agad ang nagpaliwanag. Umangat ang kilay ng madam nang balingan si Aling Uni. Wala bang bibig itong batang to? At ikaw nagsasalita ha, Uni? Tumas ang boses ni Madam Claudia. Kapansin-pansin ang pagguyom ng kamo ni Aling Uni. Halatang gustong-gusto ng patulan si Madam Claudia, pero nagpipigil lang. Noong gabing iyon, napaisip ang dalaga. Tama nang dumepende sa lahat ng taong nasa paligid niya. Dati, ayaw niyang umalis sa bahay ang ampunan at lumaking walang sariling pamilya dahil wala siyang bilib sa sarili. Nakadepende lang siya sa ampunan at iniisip niyang mapapahamak siya kapag lumayo siya sa isang lugar na naging komportable siya. Hindi sa lahat ng oras kailangan natin ikulong ang sarili natin sa lugar kung saan komportable tayo. Kailangan nating buwagin ng harang at lumabas sa comfort zone para may mangyari sa buhay natin. Ang aga mo naman yata. Gulat na gulat ni Aling Uni nang makita si Taylor na maagang kumakain ng kanin at malamig na ulam mula sa ref. Kumunot ang noon ni Aling Uni habang nakatingin sa malamig niyang ulam. Hindi ka pala nag-iinit ng pagkain mo? Nilunok niya munang kinakain bago sumagot. Hindi po kasi ako marunong. Napabuntong hiningang babae. Hay nako, akin na nga yan. Ako nang mag-iinit. Kinuha nito bigla ang platito niya ng ulam. Sa pagkakataong iyon, hinayaan niya si Aling Uni na gawin iyon para sa kanya. Namamangha niyang pinagmasdan kung papaano ginagawa ang bagay na iyon at ang magawa niya ng sarili niya. Maagang umalis si Taylor upang maglibot-libot at makahanap ng mapagtatrabahuan. Nakapagdesisyon siyang habang nag-aaral, magtatrabaho siya upang makapag-ipon siya. Dahil oras na natapos siya sa pag-aaral, tatayo siya sa sarili niyang paa. Hindi na siya titira sa puder ng mga Alvaro. Bubuhayin niya ang sarili niya ng sarili niyang sikap. Isang lumihan na bukas mula alas 9 hanggang alauna ng madaling araw ang tumanggap sa kanya. Papasok siya sa hapon hanggang alas 7 tapos magtatrabaho siya sa lumihan ng alas 9 at uwi ng alas 2 ng umaga sa bahay. Gigising siya ng 7:30 ng umaga para makatulong sa mga gawain sa mansyon. Akala ni Taylor walang nakakaalam ng mga sakripisyo niya. Ngunit may namumukod tanging tao na itinuring siyang anak ang nakamasid lang sa kanya. Naghihintay si Aling Uni sa sala na parang ina na naghihintay sa kanyang anak na makauwi. Natutuwa ang babae kapag kumakalampag ang gate. Ang ibig sabihin ay nandiyan na si Taylor. Pagod ang dalaga kaya't hindi mapansin na may tao sa sala. Sinasadya ni Aling Uni na i-assign si Taylor sa laundry para magtupi upang kahit papaano ay makabawi ito ng tulog. Minsan nahuli pa ni Aling Uni na nag-aral si Taylor sa laundry area habang nagtutupi. Kita niyang pagpupursigi ng dalaga na makatapos. Natutuwa siya doon kahit may konting pag-aalala para sa dalaga. Hindi alam na Aling Uni kung nakakain pa ng sapat si Taylor gayong abala ito. Taylor? Tawag ni Aling Uni sa dalaga nang mapansing palabas si Taylor sa gate. Tinaas na Aling Uni ang inihandang baon para sa dalaga. Dalhin mo yan. Dalian mo na dyan. Tapos lumarga ka na. Inilahad ni Aling Uni sa kamay ng dalagang baonan. Malaki ang baonan na iyon. Kasya hanggang pangalawang kainan. Kaya sa school, nakakain si Taylor at ganun din bagong magtungo sa trabaho sa lumihan. Mga buwan ng August nang umuwi mula sa ibang bansa si Vince. Dalang pag-asang sana nabura ng weirdong nararamdaman para kay Taylor. Oo, may nararamdaman siya sa babae at gusto niyang iwasan. 18 lang ang dalaga samantalang 24 na siya. Masyadong malaki ang gwat nila at hindi dapat siya naging pantay sa lakay. Nangako siya sa mga madre sa kumbento na alagaan niya si Taylor at kukupkupin bilang kapamilya. Kaya lang pagka-uwi ni Vinsay, si Taylor pa rin ang unang hinanap ng mga mata niya. Ngunit hindi niya mahagilap ang babae. 5:40 na ng hapon ang dating niya sa Pinas. Paulit-ulit na napapatingin si Vince sa umpukan ng makatulong. Baka sakaling mahanap ng mata niya si Taylor. Pero wala ito doon. Naalala niyang hapon daw ito pumapasok sa school. Parang gusto niyang sapukin ang sarili nang maalala iyon. Bakit nga pala niya hinahanap gayong alam niyang schedule nito? Mga bandang alas 9 ng gabi nang mapansin ni Vince na wala pa rin si Taylor. Nakaramdam ng kakaibang pangamba si Vince. Kahit pigilan niya ay nakakaramdam pa rin siya ng ganun. Hindi po nakakauwi ng ganitong oras si Taylor, Sir Vince. Biglang may nagsalita mula sa hagdanan. Si Aling Uni. Pababa ito at kanina pa napapansin ang palakad-lakad ng binata sa may main door. Kumunot ang noo ng binata. Gusto niyang sabing hindi si Taylor ang dahilan kung bakit siya gising pa rin at nakaabang sa main door.
Ngunit sino bang niloloko niya? Kahit nung nasa ibang bansa siya kasama si Francine, parati niya pa rin naalala si Taylor. Gusto niyo po ba malaman kung nasan si Taylor sa mga oras na ito? At anong ginagawa niya? Tanong ni Aling Uni na nagbigay ng kakaibang kaba sa dibdib ni Vince. Kalaunan ay, natagpuan na lang ni Vince ang sariling kasama sa Aling Uni sa sasakyan habang nagpapaturo kung saan nga matatagpuan si Taylor. Sa isang pwesto ng lumihan siya dinala ni Aling Uni, ang pamilyar na babaeng nakasuot ng maluwag na gray na shirt ang natanaw nila mula sa sasakyan. Panay ang pahid ni Taylor sa noo habang nagsiserve sa mga kumakain. Hindi halos makaupo dahil sa dami ng nagtutungo doon para kumain. Minsan ay hinihilot ang binti at pilit nang umingiti sa mga customer na dumarating. Halatang pagod na sa maghapon na activities. Hindi maitikom ni Vince ang bibig habang tinatanaw ang babaeng nagpapagulo ng isipan niya. Hindi ganitong iniwan niyang Taylor. Pagbalik niya ay ang babaeng ito nang naabutan niya at hindi niya matanggap. Gigising siya ng 7:30 para magtrabaho sa mansyon. Papasok ng alas 5 sa school. Mag-aaral ng isang oras bago magtungo dito sa lumihan na halos wala siyang pahinga para lang sa 3 piso. Nanginginig ang boses na Aling Uni habang nagsasalita. Sabay pinahid ang nakatakas na luha. Palaban si Aling Uni pero hindi lubos sa kalain ni Vince na iyak ito para kay Taylor. Mga bandang alauna ay nagsasara ng pwesto ni Taylor. Huminga ng malalim ang dalaga bago inayos ang maupuan sa labas. Mag-isa nitong ginawa iyon lahat. At tapos nun ay maglalakad pa ito sa tahimik na kalye patungo sa sakayan ng jeep. Walang katakot-takot na baka. Hilaan lang ito bigla ng mga tambay. Nakasunod sila sa jeep na sinasakyan ng dalaga. Tanaw nila mula sa kotse na nakatulog na ito sa biyahe. Nauna sila sa bahay. At gaya ng inaasahan, alas 2 na karating si Taylor. Halatang pagod. Hindi mo lang kumain bago umakyat sa taas. Kumuyom ang kamao ni Vince habang pinagmamasdan ng babae na paakyat sa hagdan. Simula nung pumunta dito ang ina mo at ininsulto si Taylor, nagkaganyan na siya. Sana lang sir, hindi pagsisihan ng bata na sumama siya sa'yo. May eritasyon sa boses ni Aling Uni, saka iniwan siya nito sa sala. Kinabukasan ay walang kamalay-mali si Taylor na nakauwi na si Vince, gaya ng nakasanayan. Tapos mag-agahay na ay sa laundry agad tutungo si Taylor. Kaya lang nagtaka siya nang mapansin na maayos na ang laundry. Wala na siyang ibang gagawin. Nang hapon ay nagulat siya nang biglang sumulpot si Manong Waldo. Hatid na kita sa school mo, iha. Bigla lang itong nag-offer. Nagtaka siya. Kahit nung magtungo siya sa lumihan ay inihatid din siya ni Manong. At nung pauwi siya ay naghintay din si Manong na magsara ang lumihan para ihatid din siya pauwi. Nakatulog si Taylor sa biyahe. Dumaan si Manong Waldo sa company building. Lumabas si Vince sa entrada ng building na binati pa ng guard na naka-duty ng 2 a.m. Kumaway si Manong Waldo. Kumaway din pabalik si Vince at lumapit na sa sasakyan. Natigilan si Vince nung pagbukas siya ng pinto ay nakita ang tulog na dalaga sa likuran. Gaya ng utos mo. Hinihintay ko siya. Sasabay ka na ba pauwi ngayon? Tanong ni Manong Waldo. Tumango si Vince. Ito nang bagong plano ni Vince. Hintayin niya si Manong Waldo na masundo si Taylor sa lumihan hanggang alas 2 ng madaling araw. At saka, sasabay na siya pauwi. Pwede naman na matulog na lang siya sa opisina pero gusto niyang makasabay sa biyahe si Taylor. Kaya sa bahay siya matutulog, uuwi siya. Paulit-ulit lamang at naging routine na iyon. Hanggang sa namalayan na lang ni Taylor na malaki ng ipon niya. Nakita ni Vince kung gaano kasaya ang dalaga habang kasama si Aling Uni na nagbibilang ng ipon nito mula sa pagtatrabaho sa lumihan. Matigas ang ulo at may sariling paninindigan si Taylor. Kaya kahit kaya naman ni Vince na ibigay lahat ng gusto ni Taylor ay tiniis niya ang sarili upang mapagbigyan si Taylor sa gusto nito. Sa graduation ng dalaga, ito mismong gumastos. Graduate ang babae na cum laude. Kaya sa kabila ng hirap at pagsisikap ay naitawid nito iyon nang may bonus na kasama. Lihim na naging proud si Vince dahil doon. Nagkatinginan sila ni Taylor. Hindi sinasadyang tumingala ang dalaga mula sa baba. Tungo sa balkonahin ng binata, nakatayo siya sa balkonahin ng silid at nakadungaw lang sa kasiyahan sa baba. Kahit papaano ay nandun siya sa special na araw ng babae at sapat na iyon. Agad nagbawi ng tingin ang dalaga at nakipagtawanan sa mga kaibigan. Pumasok na sa loob si Vince at pinili na lamang na pagtuunan ng pansin ng laptop. Marso na, ilang buwan na rin ang didaan mula noong makagraduate si Taylor. Nakangiti ang dalaga habang nakatingin sa paupahang bahay. Maliit lang, isang silid, maliit na kusina at CR. Sakto lang para sa pangdalawahan. Mag-isa lang naman siyang titira.
1 month advance, 1 month deposit. Higit kong mulang 6,000 ang binayaran ng dalaga para lang doon. Ito ang pagkakataong pinakahihintay niya. Ang magkaroon ng pribadong buhay, kahit mag-isa. Ang importante ay wala na siyang aasahan simula ngayon, maliban siyempre sa sarili niya. Biglang tumunog ang cellphone ni Taylor, na agad din namang sinagot. Hello, Miss Asuncion? Ipadala niyo na raw ang mga papeles niyo. Isa ka po sa natanggap sa interview. Isang babaeng nagsalita sa kabilang linya. Namilog ang mata niya at muntik pang mapatili sa saya. Opo, opo, sure po, on the way na miss. Nag-apply siyang sekretary sa isang kumpanya. Maraming aplikante at nakakatuwang isipin na isa siya sa napili. Mabilis siyang nagtungo sa inaplayan na kumpanya. Na-assess siya. Ngunit nagtaka siya nang malamang sa ibang kumpanya siya ilalagay as sekretary. Binigay sa kanyang address at natulala lang siya nang makitang pamilyar sa kanyang lugar. Pero kahit ganun, sinubukan niya pa rin na pumasok. Trabaho ang kailangan niya. Di na big deal sa kanya kung pamilyar ito o hindi. Maghintay ka lang sa office ni sir. May meeting pa siya. Matatapos na naman iyon. Anong babae? Ito ang sumama sa kanya tungo sa top floor. Nagulat pa siya nang malamang ang buong palapagay, ang mismong opisina ng CEO. May treadmill at kung ano-anong gym equipment sa kabila ng dulo na napapalibutan ng glass wall. Lalaking-lalaki ang kulay ng lugar. Combination ng gray and black ang kulay sa dingding. Naghintay pa siya ng ilang minuto nang biglang bumukas ang pinto. Inilwado ng lalaki hindi niya inaasahang makikita niya doon. Si Vince. Ang Sir Vince nila. Sorry, galing pa ako sa meeting. Anito sa kaswal na tono na parang inaasahan na siya na dumating. Bumukod siya nung makagraduate siya. Tag-apply siya sa kahit na anong posisyon para lang magkaroon ng experience at matanggap agad sa trabaho. Ang target niyang panghuli na applyan ay ang kumpanya ni Vince dahil gusto niya kapag nag-apply siya dito. Dapat marami na siyang alam pero sekretary pa lang naman ang gusto niyang applyan pero napadpad na siya dito. Masyado pang maaga. Nakagat niyang ibabang labi. Sa isip-isip niya, ayos na. Mapipilitan siyang simula na lang lalo pa nandito na siya. Can I have your papers? Naglahad ito ng kamay. Kimi na ibinigay niya ang folder niya para ma-check nito. Habang tinitingnan ni Vince ang paper niya ay abala naman siya sa pagtitig sa lalaki. Mas naging mature itong tignan. Ilang taon na rin ang nagdaan. Matagal na noong huli niya itong makita. Kung gwapo ito noon, mas lumala pa yata ngayon. Napapatanong tuloy siya sa sarili kung ilan ang naging ex nito at sino ang girlfriend nito ngayon. O baka ang malala, fiancé na pala nito si Francine at ikakasal ng mga ito. Isang araw bibigyan na lang siya ng invitation sa kasal tapos ngingisihan na lang siya ni Francine sabi-sabing, akin lang si Vince. Miss Asuncion, medyo tumaas ang boses ni Vince, napakurap-kurap siya at namilog ang mata. Po? Ilang beses na kitang tinawag. Kumunot ang noon nito. Grabe na bang pagdi-daydream niya? At hindi niya agad napansin si Vince? Okay na. Nakita ko na lahat. Pinasa na nito ang folder sa kanya. Pwede ka nang mag-umpisa bukas. Dalhin mong lahat ng gusto mong dalhin. Tapos ay may tinuro si Vince sa kabilang side ng glass wall. Isang malaking table, swivel chair at divider na may mga libro. That side will be yours. Magpapadala ako ng isa sa tauhan ko per VIP orientation. Anito sa formal na tono. Salamat po. Yumuko siya at nagpaalam na. Maghanda na siya kaya uuwi siya agad. Kaya lang aabutin pa lang yung doorknob nang magsalita ito. Kumain ka na ba? Namilog ang mata niya at napalingon kay Vince. Po? Napaisip siya. Kasama ba yung sa interview? I'm asking you if you already had a breakfast. Tumango siya. Kaya lang tapos siyang makatanguay. Siya namang pagtunog ng sigmura niya. Ang totoo niya na ay dagkapi lang talaga siya. Ayoko sa empleyado ko, yung nagpapalipas ng gutom at lalo na yung mga nagsisinungaling. Tinaasan siya nito ng kilay. Nag-order ito at natagpuan niya na lang ang sariling nakaupo kaharap nito. Naalala ni Taylor, paksil lang din naman ang ulam niya sa bahay. Namumroblema nga lang siya habang tinitinan ang lagay ng pagkain. Paniguradong mahal iyon. Makakauwi kaya siya kapag binayaran niya iyon? Eat. Anito na binigyan pa siya ng kutsara. Naka-chopstick ang lalaki dahil kasama yun sa package. Galing kasi sa Korean restaurant ang in-order nito. Ganito rin ba kayo sa ibang sekretary niyo?
biglang na itanong ni Taylor. Hindi agad nakasagot si Vince. Hindi naman talaga nakikisabay si Vince sa mga tauhan. Hindi, ngayon lang. Ani Vince. Umaasang gets ni Taylor na ito lang ang bukod-tanging sekretary na sinasabay niya sa pagkain. Babae ba ang mga sekretary niyo dati? Sunod na usisa ng dalaga. Lalaki. Lalaki ang mga naging sekretary ko. Automatic kong sagot ni Vince na parang nakasalalay doon ang buhay niya. Tumangot ang ulang si Taylor. Mukhang wala namang pakialam ang babae kung lalaki o babaeng karamihan sa naging sekretary niya. Sa babaeng sekretary lang kayo nakikisabay kumain. Tumangot ang upang dalaga sabay ngiti. Muntik nang mahulog ni Vince ang chopstick na hawak. Parang gusto niyang isigaw kay Taylor na ito nga lang ang bukod-tanging babaeng empleyado na gusto niyang makasalo sa pagkain. Kinabukasan ay nagsimula na sa trabaho si Taylor. Dumaan siya sa finance at accounting department, kasunod lang ng office ng CEO. Maraming mababait sa kumpanya, karamihan mga lalaki, ang empleyado ni Vince. Kung may babae, nasa edad 30 na. Coffee tayo minsan, baba ka dito kapag break time. Kwentuhan tayo, boring kaya sa taas. Yung umpukan ng malalaki sa baba, ang sobrang friendly sa kanya. Sure po, next time. Gumiti siya sa mga ito. Kapag may meeting si Vince, nandun siya. Siya rin ang taga-set ng schedule ng lalaki at masasabi niyang mas abala pa ito kaysa sa kanya. Natatanaw niya ito mula sa desk niya. Nahuli niyang hinihilot nitong sentido habang nagbabasa. Pakiramdam niya. Pati siya naapektuhan na rin tuwing nakikita niyang ganun ang binata. Nagulat na lang si Vince kinabukasan ng may mabutan siyang bulaklak sa desk niya. May letter pa doon na may nakasulat na "You can do this, fighting." At nakasulat sa baba ang pangalan ng babaeng dahilan kung bakit napangiti agad siya. Wala sa desk nito ang dalaga. Hindi niya ito mapasalamatan. Ilang saglit ay pumasok ng lalaking galing sa finance and accounting department. May dalang folder para sa report. Kaya lang mas kapansin-pansin ang dalang bulaklak ng lalaking empleyado. Nakangisi ito at mukhang magandang mood nang mag-abot ng folder. "Sir, good morning. Ito po ang..." "Where did you get that flower?" Putol ni Vince. Chrysanthemum din ang dala nitong bulaklak. At katulad sa kanyang bulaklak, may noted din na kasama. "Kay ano po? Kay Miss Asuncion po. Kami po lahat binigyan niya ng ganito eh. Tapos sabi niya pagbutihan daw namin ng trabaho." Medyo alanganin ang ngiti ng lalaki. 80% sa empleyado niya ay mga lalaki. Kaya nga hindi niya pinag-opisina si Taylor sa baba. Tapos malaman-laman niyang binigyan niya pala nito lahat ng bulaklak ang mga lalaki doon. "Ang sweet pala ng bago niyong sekretary, sir." Kinikilig pa na sabi ng empleyado niya. Ngunit para itong binuhusan ng isang balding yelo nang hampasin niyang desk niya. "Wala kong oras sa mga ganyan. Back to work." At iritadong tinulak niyang folder nito. Patakbong umalis tuloy ang empleyado niya dahil doon ay nasirang buong araw niya. Napansin ni Taylor na kanina pababad sa laptop si Vince. Nakabusangot din ito kanina pa. Napaisip tuloy siya kung apektado nga ba ang pagbibigay ng bulaklak kay Vince. Mahal kaya yung bulaklak niya, tapos din naman pala effective. Break time na at parang ayaw pa rin umalis ni Vince sa kinaupuan. Nag-alala siya dito. Parang wala pa yatang bala kumain. Kaya hindi na siya nagtiis at kumatok na siya sa glass door ng office nito. Sumenyas lang itong pumasok siya, ngunit nakabusangot pa rin. "Break time na po. Gusto mo bang kumain? Magdadala ako ng pagkain dito kung gusto mo." Ano yan, nakabusangot pa rin ang binata. Mas lumala pa yata ang stress nito nung bigyan niya ng bulaklak. Siguro din na siya magdadala ng bulaklak sa susunod. "Ayaw niyo po?" Ayaw pa rin kasi sumagot ni Vince. Mas nakatutok pa ito sa ginagawa. "Okay, aalis na ako. Sa baba kami kakain." Agad na nag-angat ang ulo si Vince. Kunot ang noo at mukhang mas iritado pa. "What did you say? Kami?" Di makapaniwala ang tura ng binata. Nagtaka si Taylor pero sumagot pa rin. "Opo, yung dito sa finance po ang nagyaya kanina na sumama ko sa kanila." "No, I'm going." Agad na putol ni Vince at kinuha ang phone. Nanggagaliti ang binata. Nagawa na nga nitong magbigay ng mabulaklak sa mga lalaki sa baba. At ngayon naman sasama na naman para kumain. Napuno ng awkward na isang paligid. 5 empleyado mula sa finance department ang panaysulyap kay Vince. Parang mga basang sisiw ang 5 habang kumakain. Gusto makipag-usap ng 5 lalaki kay Taylor. Ngunit bilang, tatama sa kanilang mga matatalim na tingin ni Vince. Pinabakuran niya yata. Bulong ng isa sa mga ito. Katakot.
tila pati pagsubay limitado. Kaya hindi nakaramdam ng busog ang limang kawawang lalaki. First time na sumabay kumain sa mga empleyado si Vince, kaya panay ang tingin ng mga empleyado sa table nila. Oh, tapos na kayo? Usisa ni Taylor sa lima nang tumayo ng mga ito. Sabay na sumulyap ang lima kay Vince, nang bumaling ang binata sa kanila para silang nakakita ng multo na agad na napaatras. Busog na kami, Taylor. Una na kami. Baka busog kayo. Kayo rin po, sir. Agad na bumaling kay Vince. Tapos nun ay parang mga hinahabol ng munto na nasa pagpulasan ang limang empleyado palabas ng kainan. Nagtataka na sinundan ng tingin ng dalagang limang lalaki. Ayos lang kaya ang mga yun? Nagtataka na sabi ni Taylor, sabay subo ng kain. Ayos lang sila. Don't worry too much. Ani Vince na nagsisimula na rin kumain. Kumasta parang hindi tinakot iyong limang empleyado niya. Maganda na si Taylor nung unang kita nila sa ampunan. May hubog ang katawan na mas lalong nakaka-attract sa mga mata ng mga kalalakihan sa paligid. Mas lumalala ang ganda nito ngayong may alam na ito sa mundo at nakalabas na sa comfort zone nito. Hindi may iwasan ni Vince na mag-alala ngayong exposed na si Taylor sa lahat. Daka isang araw, may magkagusto rito at mahalin din pabalik ng dalaga. Parang gusto niya nalang ibalik ang babae sa panahong wala pa itong alam sa buhay sa labas. Doon, alam niya sa kanya lang ang atensyon nito at wala nang iba. Umaga, Monday, napangiti si Taylor nang makitang puno na naman ang lahat ng balde niya. Kaya maliligo siya ay hindi niya na kailangan mag-igib dahil may isang binatang parating gumagawa nun sa kanya. Si Luis, ang kapitbahay niyang simula noong lumapit siya sa narentahan niyang bahay ay parating nandyan para alalayan siya. Kahit ilang beses na siyang tumanggi dito ay nagpupumilit itong tumulong sa kanya. Gaya niya, galing lang din sa mahirap na pamilya si Luis. Breadwinner ito kaya hanggang ngayon, hindi makabili ng bahay na sarili nito kahit malaki pa ang sahod sa kumpanya na pinagtatrabahuan nito. Apat na kapatid ang pinag-aaral nito sa college. Sabay-sabay pang ngayon kaya namamangha siya sa lalaki. Naging kaibigan niya rin ito at aaminin niyang ito lang naging malapit sa kanya. Nag-agahan ka na ba? Baka umalis ka na namang walang kinakain. Sumulpot sa likod niya si Luis. May bitbit pang dalawang balde na puno ng tubig. Magluluto ako ngayon. Sabay ka na kumain. Anyaya niya dito. Napangangayto at kalaunan ay humisi. Sige ba, dapat lang nabayaran mo ako dyan sa tubig ko. Ang bigat-bigat pang mandi niyan. Kung bakit kasi malabal yan ang maliligo. Natatawa ito. Napanguso siya dito. Kinukulit siya nito at minsan inaaway. Pero nasanay na siya. Para niya na itong kuya sa lugar niya iyon. Kaya feeling niya normal na lang ang bangayan nila minsan. Renting bumaba si Vince sa kotse sa entrada ng kumpanya. Kaya lang natigilan ang binata nang makita si Taylor na bumaba sa motor ng lalaki. Nakangiti ang dalaga na binigay pabalik ang helmet ng lalaki. Hindi inaasahan ni Vince na dumating na nga ang kinatatakutan niyang mangyari. Ang magkaroon ng lalaki sa buhay ni Taylor. Ilang taon na rin ang nagdaan. Imposible nga namang hindi magkakaroon ng boyfriend ng dalaga. At sino ba siya para pagbawalan ng babae? Kahit nang gustong gusto niyang gawin iyon, yung salitang karapatan lang naman ang pumipigil sa kanya. Nitong mga nagdaang araw, pinipigilan niyang babae na makipag-interact sa mga office mates nito sa baba. Tapos malaman-laman niyang, taken na pala ito. At hindi na dapat siya mag-alalang may lumapit ditong iba. Dahil may minamahal na ito. Dahil may nakakuha na sa attention nito. Hindi niya masisisi ang babae. Iniwan niya ito noon sa Pinas para takasan ang nararamdaman para rito. Huli na nang malaman niyang naghirap ito ng husto dahil hindi niya ito na-protectionan. Malaki ang kasalanan niya dito sa totoo lang. Malayong mahalin siya nito. Hindi nito magugustuhan ng isang duwag na katulad niya. Nilaro niya ang papel nito para sa kumpanya niya, ang bagsak ni Taylor. At napaka-unprofessional at humhang niya sa parting iyon. Ano bang inaasahan niya sa pagbabalik ni Taylor sa buhay niya? Baka nga sakit sa ulo lang ibibigay niya dito. Mga bandang 10 PM, gusto nang paabuti ni Vince ng 12 midnight ang stay niya sa office para simula nung magtrabaho si Taylor sa kumpanya ay nakasanayan niya ng mag-out ng 10 para bantayin ito habang nag-aabang ng masasakyan pa uwi. Madalas mag-taxi ang dalaga at gaya ng parating niyang ginagawa, kinukuhanin niya ng picture and plate number ng taxi na sinasakyan nito. Tsaka siya kunwari tatawagan sa kinan ng biyahe ang dalaga. Itatanong dito kung may nakaset na naman ba siyang schedule kinabukasan para masiguro niyang makakauwi talaga ito ng safety at nakamonitor siya dito. Kaya lang sa pagkakataong iyon ay hindi pa rin nakakasakay ang babae. Medyo alanganin pero
nagawa niya itong lapitan. Iritado siya sa ideyang hindi man lang talaga ito pinuntahan ng BF nito para sunduin man lang. Hindi ba talaga nag-aalala ang lalaking yun sa sitwasyon ni Taylor? Gabing-gabi na at mag-isa ang dalaga. Nakakatakot para sa babaeng ganitong oras. Sumabay ka na sa akin. Aniya sa dalaga nang umiti pa. Ayos lang po, baka makaabala. What are you talking about? Kaysa naman naghintay ka dito. Medyo tumaas ang boses niya. Dagdag mo pang iritado siya dahil wala man lang pakialam ang boyfriend nito. Napakurap-kurap si Taylor at napanganga. Sige po. Ani ng dalaga alanganin pang sumunod kay Vince. Tahimik sila sa biyahe at tila nagpapakiramdaman lang si isa't isa. Saka lang sila nag-imikan nang makarating. Bumaba si Vince para lang ihatid hanggang sa gate ang dalaga. Salamat po sa paghatid. Alanganin ang ngiti ni Taylor. Ngunit isang lalaking pamilyar kay Vince ang nagbukas ng gate. Nagulat si Vince. Hindi makapaniwala ang binata na nakatira na si isang bubong si Taylor at ang boyfriend nito. Ganun na kalalim ang relasyon ng dalawa. Ngunit para lang kung sinong batugan na nagbukas ng gate ang lalaking ito. Relax na relax habang naghihintay sa girlfriend na gabing-gabi na nakauwi. Ni hindi man lang nag-alala na ginabi ang jowa at ibang tao pang naghatid pa uwi. Eto nga palang boss ko. Ani Taylor kay Luis. At saka naman kay Vince bumaling. Tsaka ito naman po si Luis. Ani Taylor. Tumango lang si Vince sa loob-loob ni Luis. Selos na ito. May gusto ito kay Taylor. At malaman nitong hinahatid ito ng boss nito. Tapos sa party naman ni Vince ay iritado rin ito sa lalaki. Lalo pat para sa kanya. Boyfriend itong walang kwenta. Parang hindi magandang aura ng dalawa para sa isa't isa. Pero kailangan nilang umaktong okay sa harap ni Taylor. Tumango lang si Luis kay Vince gaya ng ginawa ng lalaki. Nagpaalam ng papasok sa Taylor pero naiwan sa labas ang dalawang lalaki. Hindi ka mo lang ba nag-aalala umuwi mag-isang girlfriend mo? Panimula ni Vince. Sa pagkakatong ito ay wala nang dahilan para itago nilang totoong nararamdaman para sa isa't isa. Bahagya lang nagulat si Luis sa kaalamang akala ni Vince ay girlfriend niya si Taylor. Masayang sinakya naman iyon ni Luis. Tinagsakaw ni Taylor na huwag ko na siyang sunduin. Ayoko naman siyang suwayin. Sa ating dalawa kasi, akong mas nakakakilala kay Taylor. Tsaka ano bang pakialam mo sa amin ng girlfriend ko? Idiniin pa ni Luis ang salitang girlfriend para lang mas lalong mairita si Vince. Napakayum ang kamao ni Vince. Kung hindi lang dahil nasa loob ang dalagay, baka nasuntok niya na ito. Kung ako sa'yo, umuwi ka na. Wala akong pakialam kahit boss ka pa niya. Boss ka lang naman niya. At tinalikuran na nito si Vince. Iritado at napahampas si Vince sa manibela habang nagmamaneho pa uwi. Halatang barumbado ang boyfriend ni Taylor. Hindi niya lubos sa kalaing ganong klaseng lalaki ang pinatulan ng dalaga. Kung ganun lang pala nito tratuhin si Taylor, mas mabuti pang ilayo niya dito ang dalaga. Isang ideya ang pumasok sa utak ni Vince nung mga oras na iyon. Kinabukasan nagulat si Taylor sa balita. Para lang sa magiging meeting ay pupunta sila sa Tagaytay. Lahat ng mga transaction ng lalaki ay malayo ang destinasyon. Tapos nila sa Tagaytay ay lumipad naman sila sa Papalawan. Panghuli sa Siargao. Halos 2 linggo na hindi siya nakakabalik sa opisina dahil sa lakad nila. Mabuti na lang at nakikita niyang hindi ganun kaabala si Vince sa loob ng 2 linggo na iyon. Kita niyang ina-enjoy rin ng binata ang mga activities sa mga lugar na pinupuntahan nila. Nasubukan na nilang zipline sa Tagaytay at sumakay sa kabayo. At sa Palawan ay snorkeling naman at jet ski. Pero mas na-enjoy nito ang surfing sa Siargao. Ang na-enjoy niya ay ang mga seafoods. May sariling rest house si Vince sa Siargao kaya hindi na sila nag-book sa isang hotel. Napapangiti si Vince tuwing nakikita ang excitement sa mga mata ni Taylor kapag iihain ang mga seafoods sa harapan nito. Ngayon niya napagtantong paborito nitong seafoods. Kaya tuloy gustong-gusto niyang ilibot ito at nang masubukan nito lahat ng mga uri ng seafoods na di pa nito natikman. Hindi niya na ito isinama sa last na gagawin niyang meeting at nauna ng dalaga sa rest house. Nang makauwi ang binata ay naabutan niya si Taylor na tulog na sa sofa. May dalawang sandwich sa mesa at isang pitsil ng pineapple juice. Tinakpan iyon ng dalaga. Halatang iniwan nito iyon para sa kanya. Sumalampak sa carpeted na seg si Vince. Hindi niya mapigilang hindi pagmasdan ang mukha ng dalaga. Habang sa gitna ito ng mahimbing na pagkakatulog. Sana hindi na lang ako umalis. Sana nanatili na lang ako sa tabi mo. Sana hindi na lang ako nagpakaduwag para harapin itong nararamdaman ko sa'yo. Ngayon, pag-aari ka na ng iba.
at hindi ko na alam kung papaano ka makuha ulit. Sumandal si Vince sa sofa at ipinikit ang mata. Nakaramdam siya ng kapayapaan sa tabi ni Taylor. Dahilan kung bakit nakatulog agad siya habang nakasandal sa sofa. Ilang saglit ay tumutulo ang luha na nagmulat ng mata si Taylor. Hindi niya inaasahan ang mga narinig mula kay Vince. Hindi niya masabi kung gaano siya kasaya dahil doon. Gising na siya pero pinili niyang magtulog-tulugan nang magsimulang umupo si Vince sa harapan niya at hindi niya sinasadyang marinig iyon. Nagising si Vince, wala na si Taylor sa paligid. Agad siyang bumangon ng maalalang. Ito nang huling araw nila dito sa Siargao. Uwi na sila. Babalik na naman ang lahat sa dati at babalik na rin si Taylor sa kasintahan nito. Nagbitiw ng hilaw ng ngisi ang binata at napasapo sa noo. Sinong baliw bang mag-iisip sa kanyang paghiwalay ng magkarelasyon dahil sa 2 weeks na bakasyon? Ako lang. Ako lang baliw na yun. Litanya niya pa sa sarili. Parang gusto niyang pagtawanan ang kalokohan niya. Pagkatapos nito, uwi rin si Taylor sa lalaking iyon. Paano nga ba pumasok sa kokote niya ang kalokohang iyon? Hindi niya na mahagilap ang gamit ni Taylor. Sa isip niya, tiyak na una na ito. Hindi na nagpaalam pa dahil tulog siya at niya nang gisingin pa siya. Uwi siyang mag-isa ngayon. Ganun na ba talaga nito kamis ang boyfriend nito para mauna na at hindi na makapaghintay sa kanya? Inon niya ang TV at weather forecast agad ang bumungad. May bagyo. Kaninang 5 a.m. ang landfall. Napamura siya at agad ginawa ang phone para matawagan ang numero ng dalaga. Dibali na kung gusto niya nitong umuwi agad. Para sa boyfriend nito, huwag lang ito mapahamak sa daan. Maraming area sa daan na landslide prone. Habang dinalidali niya ang number ng babae ay malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Kung ano-anong aksidente agad ang nag-pop up sa utak niya. Para siyang mababaliw kakaisip. Hindi nagre-ring ang phone ng dalaga kaya wala siyang choice kundi sundan ito. Mas lumalaki ang alon sa dagat kapag may bagyo gaya ngayon. Pero wala siyang pakialam. Susiyurin niya lahat ng lugar na pwede nitong puntahan. Nagmamadali na siya sa hagdan at hindi pa maayos ang buhok. Pero ang nakangiti na si Taylor ang sumalubong sa kanya. May bitbit itong basket ng labahin. Saan ka pupunta? Umulan sa labas. Gusto mo ba kumain? Tatapusin ko lang itong nilalabhan ko tapos. Hindi na natapos si Taylor ang sasabihin dahil mabilis itong nilapitan ni Vince at kinulong sa mahigpit na yakap. Naggulat ang dalaga pero wala nang pakialam ang binata doon. Gusto niya itong ikulong lang sa yakap niya. Takot na takot siya kanina na baka may nangyari dito. Na baka iniwan na siya nito. Pero ito at nakangiti ito sa harapan niya. Hindi siya iniwan nito. Thank God. Napapikit si Vince. Nang bumiti ang lalaki at nagkatitigan sila, tila hindi maalis ang mga mata nila sa isa't isa. Tila nakatigit niya ito na tila naghihintay lamang na may maghiwalay sa kanilang dalawa. Unti-unting bumaba ang mukha ni Vince hanggang sa natagpuan nilang magkatigit na ang labi nila sa isa't isa. Kinahalikan niya na ang dalaga at hindi ito pumalag kaya mas lalo lang nag-alab ang kagustuhan niyang mataman itong mahalikan. Kapo sila naghabol ng hininga ng maghiwalay. Kapo namumungay ang mga mata, tila lasing pa rin mula sa pinagsaluhang halik. At gusto ulit maranasan ni Taylor ang nakakahibang na sensasyon na iyon sa pangalawang pagkakataon. Siya na mismo nag-abot sa labi ng binata. Nagbigay yun ng hudyat kay Vince na palalimin pa ang halik. Gusto ito ng dalaga. At hindi kayat siya nitong gawin ang ganong bagay. Nabitaw ni Taylor ang basket ng nilabhan. Napasingap ang dalaga nang buhatin siya ng binata. At sa isang iglap ay natagpuan nilang mga sariling. Pinagsaluhan ng mainit at mas malalim na paghalik sa ibabo ng kama. Inangkin siya ng lalaki. Tila wala nang makakapigil pa roon. Namilog ang mata ni Vince nang malaman na virgin pa si Taylor. Siyang nakauna sa babae. Walang nangyari dito as sa boyfriend nito. Tatanungin kita mamaya pagkatapos natin dito. And ni Vince na may tono ng pagbabanta. Ginantihan niya lang iyon ng pang-aakit ng ngiti mula sa dalaga. Napamura si Vince. Nawawala na siya sa katinuan. Around 40 a.m. gising pa rin ang diwa ng dalawa. Tanging kumot lang ang nakatakip sa katawan habang pinaglalaroan ng dalaga ang malalaking daliri ng lalaki. Napuno ng tao ni Taylor ang bawat sulok ng bahay dahil si inamin ni Vince. Hindi ko boyfriend si Louis. Magkaibigan lang kami. Tsaka para ko na rin siyang kuya. Kumuyom ang kamo ni Vince. Naisahan siya ng unggoy na iyon. Kung mas akala mo talagang totoong boyfriend. You have to move to my house. Ayokong nandun ka. Ani Vince na iritado pa rin ng maalala ang mukha ng lalaking iyon. May bahay ako.
nangumpahan ka, baby. Hindi sa'yo yun. At niyakap ang dalaga. Lilipat lang ako sa bahay mo kapag may relasyon na tayo. Pero wala tayong label kaya... Nihiyang sabi ng dalaga na agad na payuko. Napanganga si Vince kalaunan ay nangislap ang mata. Then, let's get married. Pahupain muna natin ang bagyo. Gulat na bumaan si Taylor sa lalaki. Relasyon na boyfriend and girlfriend pa lang ang hinihingi niya, hindi kasal. Tinanggal ni Vince ang pulsera sa kamay ni Taylor at inikot-ikot sa palisingsingan ng dalaga kaya't nagmukha iyong singsing. Papalitan natin yan kapag nakauwi na tayo. Sa ngayon, yan muna kasi biglaan. Papakasalan mo ako, baby. Kahit pa tumakbo ka ngayon, habulin kita. Papakasalan mo ako. Utos yan. Hindi makapaniwala si Taylor habang pinagmamasdan si Vince. Pinipikot yata siya ng lalaking ito. Sumama si Vince sa apartment ni Taylor. Hindi pumayag ang lalaki na umuwi siyang mag-isa. Pagkarating nila sa gate ay, siya namang paglabas ni Louis sa kabila. Agad hinawakan ni Vince ang kamay ni Taylor upang makita ni Louis iyon. Hindi mo lang ba ako anyayahing magkape? Ang lamig kaya sa biyahe. Nilakasan ni Vince ang boses para umabot kay Louis. Si Louis ay iritadong nagsasampay sa labas. Sinisikap ni Louis na hindi lumingon ulit sa gawin ni na Vince. Makikita niya lang ang paglalandian ng dalawa. Inaasahan ni Louis ito. Bago pa sila naging super close ni Taylor ay bukang bibig na ng dalagang pangalan ni Vince. Alam niyang simula pa lang, wala na siyang pag-asa sa babae. Naging nice naman si Taylor sa kanya. Walang mali siyang nakipag-lose ito sa kanya. Dati nang inaasahan ni Louis na kapag bumalik si Vince sa buhay ni Taylor, paniguradong wala na siyang aasahan. Nagbitiw ng tipid ng ngiti sa Eris si Louis kahit papaano. May pinagsamaan sila ni Taylor. At least, may naiwang alaala sa kanilang dalawa ng dalaga. Mas pipiliin niya pa rin ang pagkakaibigan nila dahil tumatagal iyon. Kahit nung dumating sa kumbay niya sina Taylor at Vince, hawak-hawak pa rin ni Vince ang kamay ng dalaga. Dahil sinasabi sa lahat na may relasyon na silang dalawa. Karamihan sa mga empleyado ay gulat na gulat. Sino bang maniniwalang may ganung klaseng relasyon na nag-i-exist pa rin sa panahong iyon? Hindi naman fairy tale ang buhay na parang si Cinderella na naiwan lang ang sapatos, naging instant princess na. Kaya unang tingin magdadalawang isip ka talaga. Mula sa breakfast, magkasabay ng kakain ng dalawa sa office ni Vince. Hanggang sa dinner at pauwi, magkasama pa rin ang dalawa. Kagagaling lang ni Vince sa bahay ni Taylor, hinatid niya ang fiancé nang biglang tumawag ang mama ni Vince. May pag-uusapan tayo. Dumiretso ka agad dito, Vince. Mihimagan ang retasyon sa boses ng ina niya. Okay. Pagod na tugon niya. Alam na ng binata kung anong problema. Paniguradong umabot na sa pamilya niya ang tungkol sa kanila ni Taylor. Hindi siya natatakot na harapin ang pamilya niya patungkol sa bagay na ito. Ang ikinakatakot niya ay baka maapektuhan ang dalaga at bigla na lang magbagong isip nito sa kanya. Tahimik ang bahay nung makarating si Taylor. Pero walang kalamalam ang dalaga na may nangyaring hindi ka nais-nais bago pa siya dumating. I'll make sure na makukulong ka. This is kidnapping. For fuck's sake, ibaba mo ako. Nagwawala si Francine sa balikat ni Louis. Ginamit ni Louis ang sasakyan ni Francine para madalang nagwawalang dalaga sa malayo. Nagwawala si Francine kanina sa labas ng bahay ni Taylor. Gusto nitong lumabas si Taylor sa bahay. Pero ang totoo, wala pa si Taylor sa bahay. Hindi pa nakarating ang babae nang dumating si Francine at nagsisigaw na sa labas. O sige, do it. Magaling akong abogado. Tingnan natin kung pibinatbati ang abogado mo sa akin. Inangatan nito ng kilay ni Louis. Bakas ang panghamon sa mga mata. Ang totoo ay, isa talagang abogado si Louis na graduate sa Harvard. Nagtungo ito sa Pinas at tumira sa maliit na apartment dahil gustong maging low-key lang ang buhay. Araw-araw na lang sa ibang bansa, malalaking kaso ng mga malalaking tao doon ang kinakaharap niya. Araw-araw ay may banta sa buhay niya at sobrang gulo. Gusto niya ng kapayapaan dito sa Pinas. Iniisip ng iba na nagtatrabaho siya sa isang maliit na kumpanya bilang regular na empleyado. Pero humahawak pa rin siya ng mga kaso. Kaya lang mas gusto niyang tanggapin ang case ng mga mahirap na walang kakayang magbayad ng malaki sa mga private lawyers. May malaki siyang ipon. Gusto niyang bilhin ang isang mall. Magagawa niya, pero hindi niya naisip iyon. Talaga lang ha? How can I believe you kung sa squatter ka nakatira? Pinapatawa mo ba ako? Nagbitiw ng sarcastikong tao si Francine. Unang tingin sa babaeng kaharap. Alam niyang brat ito, matangkad, maganda, hula niya, modelo.
pero para lang itong typical na babae sa Miami Beach na rumarampang nakahubad. Ibalik mo ako. You hear me? Kundi ipapapulis talaga kita. Gusto mo samahan pa kita? Binigyan niya ito ng nangahamon na tingin. Kumuyom ang kamo ni Francine at bigla na lang inatake si Louis. Pinaghampas niya ito ngunit sa isang buhat lang nito sa kanyay, natagpuan niya na lang sariling nakahiga sa hood ng kotse. Nasa ibabaw ang lalaki at hindi lubos sa kalain ni Francine na makakaranas siya ng ganitong klaseng humiliation. Kahit anong gawin niyang pagpapalagay, hindi niya ito matinag. Sa payat niya ito, babae pa. Ano bang laban niya sa matangkad at may malaking pangangatawan na tulad ng lalaking ito? Gwapo pa naman sana, pero naiirita siya. Napaiyak na lang si Francine. Umatungal na parang bata dahilan para magulat si Luis. Hindi inaasahang may ganitong side ang mukhang glass at magandang dalaga. Nakakonsensyang umalis si Luis sa ibabaw ng dalaga at hinubad ang sando sa kabinigay kay Francine na agad ng umuwi. No thanks. Nakakadiri ka. May sweat mo pa yan. Baka may germs ka pa. Sa kabila ng pag-iyak ay nagawa pa nitong manlait. Edi wag. Binawi niya ang sando. Nakakalaki pa man din ng pores yung luha na pinapatuyo sa mukha. Pagsisinungaling niya sa dalaga, namilog ang mata ni Francine. Akin na, faster! Yung dirty na sando mo. Akin na! Inabot ang dalagang sando ni Luis at agad dahan-dahan na pinamunas sa mukhang basa ng luha. Natatawa si Luis habang pinagmamasda ng babae. Natatawa siya sa kaartihan nito. Sa kanunahang pagkakataon, ngayon lang siya natuwa sa kaartihan ng isang babae. Can you look at my face? Nagapan ko ba? Hindi ba lumaki? Inilapit ni Francine ang mukha kay Luis na tigilan ang lalaki nang matitigan si Francine ng mas malapitan. Maganda talaga ito, sa totoo lang. Sobrang kinis ng mukha nito. Wala naman talagang pores. Imposible magkaroon ito ng ganun, lalo na kung ganito kaarte. Ngumiti si Luis at umiling. Natatawa pa rin siya sa bothered nitong mukha. Hindi niya ito iuwi hanggat hindi ito kakalma. At ipinangako nitong hindi na ito manggugulo sa bahay ni Taylor. Galit na galit pa rin ito nang mabanggit ang pangalan ni Taylor. Kaya wala siyang choice kundi ang manatili sila sa tahimik na kalsadang iyon. Nakatulog ng babae. Nakayukyuk sa upuan. Imbis na maghintay ng umaga doon ay, pinili ni Luis na dalhin ang dalaga sa sariling bahay. Hindi doon sa maliit na bahay, kundi sa malaki niyang bahay nang patagal niya nang hindi tinitirhan. Inilipat niya ito sa master's bedroom. Mas lalo naging mahimbing ang tulog ng Mad Princess. Napapailing si Luis bago lumabas. Sa kabilang banday, natigilan ang mama ni Vince nang ibagsak ng binata ang tasa ng tsaa. Vince! Dumagundong ang boses ng ama ng binata. Kahit ganun ang ugali ng mama ng binatay, hindi makakapayag ang ama niyang may magdadabog at mambabastos sa harapan ng asawa. Pero sa pagkakataong iyon ay hindi na mapigilan ni Vince na ilabas lahat ng hinanakit sa ina. How can you say na pamilya lang ni Francine ang dahilan kaya nanatiling bumabangon ang kumpanya natin? Sa kabila ng masakripisyo ko para manatili yung nakatayo, iyan lang? Kung ang kumpanyang iyan ang dahilan, kaya hindi ko mapakasal ng babaeng mahal ko, then I'm done here. Bibitaan ko ng kumpanya. Mabigat ang bawat katagang binitao ni Vince. Ang magagawa ng inay, mapanganga habang pinapakinggan ang mga sinasabi ng anak. You don't have to be rude, Vince. Bulya ulit ng ama. Kung nakikita niyo ako bilang anak at hindi isang working machine, hindi niyo ako pagbabawalan ng ganito at hayaan niyo akong maging masaya dahil anak niyo ako. Ani Vince na may hinanakit sa mga mata nang balingan ang ina. You were pearls and expensive stones while I were anxiety and stress. Hindi ako kailanman humingi ng kahit ano sa inyo noon. Ngayon lang, kung sa pagkakataong ito, hindi niyo pa ako mapagbigyan, then let's end it here. At walang lingong likod tumayo si Vince. Umiyak si Madam Claudia habang yakap ng asawa sa pagkakataong inay. Tila natanggalan ng ulo ang kumpanya ng mga Alvaro. Nagulat si Taylor nang mapagbuksan ng binata. Mga bandang alas dos ng madaling araw. Tahimik. Tila walang kabuhay-buhay ang mga mata. Kita ang pagod at stress sa mukha nito. Agad niyang naamoy ang alak sa lalaki. Vince? Namamangha na sambit ni Taylor. Inasikaso agad ito ng babae. Pinatulog niya ito sa kama niya habang nakayuko siya sa gilid ng kama. Hawak ang kamay ni Vince. Ngayon niya lang nakita na ganito ka daw ng lalaki. Siya lang nakakita ng ganitong side nito sa labas. Isa itong respetadong CEO ng malaking kumpanya. Tila isang malaki
at matigas na pader na hindi masisira kahit pa ilang beses na bungguin. Pero sa loob-loob nito, kilay sa itong wasak na laruan na pinagpapasapasahan. Ang nag-iisang taong nakakakita ng side ni Ionite, si Taylor. Dahil sa kanya lang iyon pinapakita ni Vince. Nagising si Vince sa mabago ng amoy ng pagkain. Agad na bumangon ng binatat. Nilamang nasa bahay siya ni Taylor. Nasa kusina ang dalaga at abala sa pagluluto. Gising ka na. Nakangiting sambiting dalaga. Masakit pang ulo pero gusto nang bumangon ni Vince para lapitan ang dalaga at yakapin. Natatawa si Taylor nang yakapin niya ito mula sa likod. Dito muna ako patirahin. Malat ang boses na sambit ni Vince. Ayoko nang umuwi sa bahay. Sira. Ang lit ng bahay na to. Di ka sanay sa ganitong bahay. Malaki ang bahay mo. Doon ka na lang. Masasanay din ako. Iyakap ng binata ng mahigpit si Taylor. Bigla na lang itong hinampas ng babae sa braso. May kasalanan ka pa sa akin. Bakit nag-drive ka ng lasing kagabi? Paano kung may nangyari sa'yo? Buti na lang at day off ngayon. Kaya ginugol na lamang ni Vince ang buong araw para makasama si Taylor. Naghanap sila ng magagandang movies at nanood. Nagluto ng kung anong-anong unhealthy foods na galing sa isang convenience store. Isa sa alang-alang ni Vince ang diet para sa araw na iyon kasama si Taylor. Sa gitna ng nakakaiyak na palabas, naglabas ng kahita si Vince. Napalingon ang umiiyak na si Taylor at nabitin sa pinapanood na nakakaiyak na drama. Nang wala ano-ano'y isinuot na lang bigla ni Vince ang isang kumikinang na singsing. Lasing ako nung binili ko to sa jewelry shop. Pero nung makita ko tong isang to, ikaw na agad ang pumasok sa isipan ko. Garalgal na sambit ni Vince. Hindi makapagsalita si Taylor. Ang luha na iniyak ni Taylor kanina ay nadagdagan dahil sa ginawa ngayon ng binata. Please, marry me baby. I'm begging you, please marry me. Bakas ang pagsusumamo sa mga mata ni Vince. Natatawa habang umiiyak si Taylor. Paano ko tatanggi? Eh, sinuot mo na nga. Ani ng dalaga. Isang mahigpit na yakap agad ang ginawa ni Vince sa babae. Parang gusto agad ni Vince na kinabukasal, kasal na agad. Dibaling wala ang pamilya niya sa kasal. Si Taylor ang nakikita niya, makakasama niya buong buhay niya. Wala siyang nakikitang mali para pagbawalan pa siya dahil nasa tamang edad din siya. Pinadala si Taylor ng mga madre sa kanya upang kupkupin at alagaan. Hindi niya lubos sa kalaing ang tadhanang nagdala sa kanya sa ampunan na iyon upang sabihin sa kanyang nandun ang babaeng para sa kanya. Mas lalong umugong ang bulong-bulungan kinabukasan ng makita ng lahat ang suot na singsing ni Taylor. Hayagan ang pagpapakita ng dalawa ng kanilang relasyon. Malaki ang tiwala ni Taylor sa lalaki. Ang tiwalang iyon ang dahilan kung bakit nagagawa ng dalaga na ipakita sa lahat ang pagmamahal kay Vince. Wala siyang masamang intensyon. Purong pagmamahal ang iyon. Kaya walang rason para itanggi ang relasyon nila ng lalaki. Nang magtungo si Vince sa meeting ay pinatawag naman si Taylor. May gusto raw makipag-usap. Sa isang restaurant humantong ang dalaga. Isang pribadong kwarto ang reservation. Nakakaduda pero lakas loob ng pinuntahan ng dalaga. At bumungad nga sa kanya ang ina ni Vince. Gaya ng una niya itong nakita noong college pa siya. Nakakatakot pa rin itong tingnan ngayon. Pero dahil sa makaranasan niya ay naglaho ng takot na iyon. Parang nagtitiwala sila ni Vince na magiging maayos ang takbo ng relasyon nila as long as pareho pa rin silang kumakapit at walang bumibitaw. Saka siya susuko kapag si Vince na mismong sumuko. Pero hanggat pinaglalaban siya ni Vince, wala siyang karapatang magpakahina. Let's talk. Have a seat. Mautoridad ang boses ni Madam Claudia. Alam ni Taylor na sa oras na umupo siya, sa upuang harap nito ay doon na magsisimula ang lahat. Nakangiti na umupo pa rin siya. Kung ano man ang sasabihin nito ay pakikinggan niya, ngunit ang puso niya pa rin ang susundin niya sa huli. Inaasahan siya na pipigilan siya nito at huhusgahan, pero tapos na siya sa kabanatang iyon ng buhay niya. Hindi maulit iyon. Hindi na siya si Taylor na iiyak pagkatapos nitong laitin at maliitin. Anong nakita mo sa anak ko? Direktang tanong nito. Lahat ng meron siya, minahal ko. Walang kakurap-kurap niyang sagot. Meron siya pera, pati ba yun? Nagbitiw ng nakakainsultong isang ginang. Umiling si Taylor. Kahit pa nakilala ko siyang mahirap, kahit na anong estado ng buhay meron siya, mamahalin ko siya. Dahil siya si Vince. Tumawa bigla ang ginang. Talaga ba? Alam mo, gasgas ng linya na yan eh. Kunyari ayaw ng pera, tapos sa huli iiwan mo rin ang anak ko kapag naghirap na siya.
Iyan ang iniiwasan ko. Alam mo bang si Francine ang gusto ko para sa anak ko? Hindi ikaw. Dahil alam mo, wala kang maitutulong sa kanya kapag lumubog siya sa putik. Ang pamilya ni Francine ang nandoon noong kailangan naming umaon sa putik. Kapag nangyari iyon, wala kang magagawa kasi mahirap ka pa sa langgam. Imbis na masaktan ay, nagbitiw ng matamis ng ngiti si Taylor. Kumuyom ang kamo ni Madam Claudia dahil doon. Ngayon ko naiintindihan kung anong klase kang ina kay Vince. Ngayon ko naiintindihan kung bakit imbis na tumira sa bahay niyo ay may sariling mansion si Vince. Dahil wala pa talaga siyang totoong tahanan. Dahil ang nakatira sa bahay na iyon ay hindi mga tao, kundi mga bato. Ngumisi si Taylor. Ano bang pinagsasabi mong baliw ka? Base sa pananalita mo, duda ko puros pagpapaganda at pagyayabang lang ang alam mo. Ikaw yung ginang na mahilig dumalo sa party ng mamayayamang walang ibang ginawa kundi ang ipagyabang ang alahas at kung ano-anong abubot sa katawan. Nasubukan mo na bang alagaan si Vince kahit minsan? Hindi nakasagot si Madam Claudia sa tanong ng dalaga dahil talagang nahulaan ni Taylor ang totoong ugali niya. Hulaan ko ulit. Si Aling Uni ang tanging yaya na nagpalaki kay Vince. Tama? Kasi wala ka sa bahay at nandun ka sa mga amiga mo at nilulustay ang perang pinaghirapan ng asawa mo. Kumuyom ang kamo ni Madam Claudia. Hindi lubos sa kalain ng ginang na sa pagkakataong ito ay hindi ito makakapagsalita sa harap ni Taylor. Alam mo po, kung sinong mukhang pera dito, hindi ako, kundi ikaw. Kaya kayo sinalba ng pamilya ni Francine dahil sa kagagawan mo at gusto mong gawing pambayad ang anak mo. Nagpapasalamat akong hindi sa'yo nagmana si Vince. Napatingin si Taylor sa relo at nirealize kong anong oras na. I'm sorry po. Maybe we can talk next time. Marami pa akong importanteng gagawin. At tinalikuran niya ng babae hanggang sa mga oras na iyon ay hindi nakapalag si Madam Claudia. Kapag binanggit ito ni Madam Claudia kay Vince, sasabihin niyang totoo, lalo na at may voice record siyang nakasave tungkol sa convo nila ng Madam. Sa kabilang banda, nagbabangayan na naman si Louis at Francine sa loob ng sasakyan. Kapag hindi ka na magagalit kay Taylor at mangako kang hindi mo na siya susugurin, saka tayo uuwi. Ani Louis. Lubak-lubak ang daanan, tutungo sila sa lupa sa probinsya na binili ni Louis. No, iuwi mo na ako. Kakalbuhin ko siya. Imbisay, ito ang sagot ni Francine. Nagkibit-balikat si Louis at patuloy na binagtas ang lubak-lubak na daan sa San Fermin. Nagsipagliparan ang mga manok dahil sa pagdaan ng pick-up ng binata. Gosh, where are we going na ba? Ouch! Nauntog si Francine sa gilid ng bintana, kaya nahampos nito si Louis. Habang si Louis ay patawa-tawa lang, sa totoo lang, mas natutuwa siyang asarin ang isang to kaysa kay Taylor. Lisik ka lang dyan. Mamumundok muna tayo hanggat hindi pa nawawala yung galit mo kay Taylor. Namilog ang mata ni Francine. What did you say? Oh no. Iuwi mo na ako. Hindi tayo dito magsistay. Sinabunutan nito ni Francine habang sinisigap ni Louis na imintay ng takbo ng sasakyan bago mabungko pa sila. 4 na buwan lang ang pinalampas ni na Taylor at Vince upang asikasuin ang kasal. Niiyak na niyakap ni Aling Uni si Taylor at hanggang ngayon, hindi pa rin makapaniwalang ikakasalin siya kay Vince. Alam mo nung mapansin ko kung paano ka alagaan ni Sir, doon mapasok ka. Nagsimula na ako magdasal na sana. Ikaw na lang pakasalin niya at maging asawa. Ikaw ang talagang gusto ko para sa alaga ko. Niiyak na amin ni Aling Uni. Natatawa at napapaiyak na lang din si Taylor sa narinig mula sa babae. Aling Uni, ipagdasal mo rin kaya akong makapag-asawa ng K-pop idol? Baka gumana. Biglang sumingit yung isang katulong dahilan para mula sa iyakan ay nauwi sa tawanan. Narinig nila ang parents ni Vince ay nag-abroad. Hindi raw talaga matanggap ng ina ni Vince ang pagpapakasal kay Taylor pagkatapos ng sinabi ni Taylor noong last meeting nila ng ina ni Vince. Nag-iba rang ugali ng ina ni Vince. Nagpadala ng congratulation message ang ama ni Vince para kahit papaano ay libas-bas nito ang kasal nila. Walang ama si Taylor. Ang tanging available upang maghatid kay Taylor sa altar ay ang driver na si Manong Waldo. Naalala pa ni Taylor ang sinabi ni Manong Waldo kagabi. Nagpakasal na kayo't lahat-lahat. Di pa rin ako sinasagot ni Uni. Tapos umiyak ito. Balak ni na Vince na iset up ng blind date si Manong Waldo
at aling-uni pagkatapos ng kasal. Sa mismong kasal, nag-iiyakan ng mga katulong kasama si aling-uni. Habang malawak ang ngiti ni Taylor na nakatingin sa unahan, hawak sa braso ni Manong Waldo. Sa mga oras na iyon, tila nag-slow mo ang lahat ng nangyayari noong unang makita niya si Vince hanggang sa mga panahong naging sila. Lahat iyon nagbalik. Kumindat si Manong Waldo kay Vince nang maipasa niya na si Taylor dito. Nang magpalitan sila ng vaway, doon na nahulog ang luha ni Taylor. Hanggang sa nag-anonsyo pa rin na, "You may now kiss the bride." Biglang umingay ang paligid ng halikan siya ng lalaki. "I love you." Ang mihinang bulong ni Taylor. "I love you more." Ang naging tugon ni Vince. At umugo ang palakpakan sa paligid. Nagkatinginan sila sa isa't isa na tila sila lang ang nasa lugar na iyon. Natuto silang buwagin ang takot sa dibdib upang umabot sa puntong ito. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli! Kung bago ka pa lang sa channel na ito, kilig kwento ni Ate Jane, istorya mo at kwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Hindi niyo naman po kailangan magbanat ng buto para makapag-subscribe. Isang pindut lamang po yan, pero ang kapalit nito ay ang tuloy-tuloy na libreng panunood niyo sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!